At ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol lang mahirap, idol lang mayaman, idol lang kabataan at idol lang magulang. Idol lang tindera, idol lang tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. So magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay March 14 at ako po si Shari Roman Mac at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rafiki. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga sulok ng daigdig, may mga Pilipino, ating mga minamahal na YFW, ako po sumasaludo sa inyo. Siyempre, sa ating mga manggagawang Pilipino. At anong meron ngayong Shari? Idol Rafi, ito po, marami po ang nagtag sa Rafi Tulfo in Action. Ano? At marami din pong nag-message sa page natin para aksyonan nyo nga po itong issue po sa isang resort sa Bohol na nasa gitna daw po ng... Chocolate Hills, Idol Rafi. Oo, nakita ko nga yung video nito at saka pictures, article, mm-hmm. Pictures and all. Ito yung Captain's Peak Garden and Resort. Naku, protected area yun. Yes, Idol Rafi. Yung Chocolate Hills. Tama po. Paano nakalusot, paano nagkaroon ng construction ng resort na yun? Sino nagbigay ng permiso? Opo. Diba? Ito okay. Po, at meron tayong video. Mga kapatid, panoorin po natin. Sa gitna pa talaga. Napapaligiran siya ng Chocolate Hills. May swimming pool, cottage, may slide. Okay, may mga slide. Oh, may mga cottages. Okay, yung Chocolate Hills, nung 1997, under Proclamation 1037, mm-hmm. ang pangulo niya at that time is si President Fidel B. Ramos. Tama po. Idiniklara po na protected area ang Chocolate Hills. So, ibig sabihin, protected area yan, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng struktura tulad nitong sa Captain's Peak Garden and Resort, which is a business enterprise. Of course, later on, nagkaroon ng E-NIPAS Act. Yung E-NIPAS Act of 2018, nireinforced lang po yung Proclamation 1037, pinagtitibay, at kung lahat naman nakapaloob doon, at the same time, sinasabing yung mga protected area ay pwede namang magkaroon ng something like special use permit na mabibigyan. At ano po yung mga special use permit? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng mga taga DNR kung tawagin ay SAPA. First, sino kayo magandang kausapin dito?
pwede po nating makausap, Idol Rafi, si Attorney Jamie Villamor. Siya po, attorney, yung chairman po ng Provincial Board Committee on Environment Bohol, Idol Rafi. Ah, siya yung unang umaksyon, ano? Opo. Si Attorney Jamie Villamor. Nung magkaroon ng article sa isang local newspaper, I think this was back in 2022, tama ba? Yes po. Agad-agad, ni-request ni Attorney Villamor sa DNR na ipasara. Opo. At anong ginawa ng DNR? I don't know. Alamin natin. Ang daming mga ayaw makipag-usap na sa atin all of a sudden. Lahat sila nagsitaguan na. Sige, tago pa more. Ha? Tatago kayo? Sa Senado, hindi kayo makapagtago. Dahil kapag nagtago kayo, hintay nyo lang sa pina. Okay? Ah, ito. Si Felito Pon. Sige, yes po. Siya muna kausap natin. Siya po yung Executive Secretary po to the Mayor po. At ang mayor po natin sa Sagbayan Bohol ay si Mayor Restituto Suarez III. Mr. Felito Pon, magandang hapon po. Mr. Pon. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rafi. Noong 2018 po, yung PAMBI ay nag-issue ng resolution allowing the construction of a viewing deck and a treehouse sa area na yan na kung saan nakatirik na itong Captain's Peak. Kayo na ho ba ang mayor noon? Kayo na ho ba mga nakaupo dyan? Administration na ho ba ng mayor ninyo? Yung sa 2018 po, Senator? Opo. Hindi pa po siya mayor. 2019 pa po siya naging mayor. Okay, sige. Ano yung previous administration. Anong pangalan po ng mayor ninyo? Yung former po, Ricardo Suarez. Okay, pero yung ngayon po, kayo po? Restituto Quiao Suarez III. Restituto Suarez Quiao Suarez III. Suarez. Okay. Sige, noong 2018, hindi pa ho kayo, tama? Kailan ho kayo umupo? Hindi pa po si Mayor. Ako po yung si Senator. Ako po yung Executive Secretary ni Mayor opo, po. Opo, kaya nga po. Hindi available si Mayor, kaya kayong pinakiusap sa amin. So, si Mayor umupo noong 2022, tama po? 2019 po. Ah, 2019. Sorry, okay. Mm-mm. So, 2019. July 1, 2019. Oh, second okay. Second term niya ngayon. Okay. So, pero nung 2019, nag-soft opening po itong Captain's Peak. So, si Mayor nyo na po ang nakaupo dyan, si Mayor Suarez. Bakit po eh, hindi nyo na-flag down ito na bawal to? Ah. Nasa ano kaya? Nasa loob na protected area. Dapat kinansel nyo yung kanilang business permit. Actually, send may mga proseso po sa pag-apply ng permit eh. So, ang sa paningin namin, nasunod naman lahat yung mga requisites na pang sa para sa end ng LGU business permit. Apo, ano po yung mga nasunod, sir? Ano po yung mga nasunod? Yung meron silang PAMBI resolution nga, yung sinasabi natin. Mm-hmm. Na inattach sa application. Tapos yung sa zoning naman, nag-issue naman ang zoning at saka yung building officials, pati na yung assessor at saka yung mendro. Okay, so, sige. Sandali po ha, sandali. Nasaan yung DNR natin? Si Paquito Malicor, yung Regional Executive Director po ng DNR 7. Okay. Mr. Malicor, magandang hapon po, sir. Mr. Malicor? Mr. Yes, Malicor, sir. Si Rafi yes, Tulfo po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, pinag-uusapan po namin itong Captain's Peak sa gitna po ng Chocolate mm-hmm. Hills. Alam niyo na po ito, ano? Bakit po nakalusot? Sir, I'm sorry, sir. Ha? Kasi we have instructions na we will have to seek clearance muna, sir, from our principals. And who is your principal? Our central officer. And who's that? And who would that be, sir? Oh, yung official whoever is in charge, we need to seek clearance po, sir. Kayo ba sitting chairman ng PAMBI dyan sa Bohol area? Tama ba, sir? Mr. Malicor? Yes, sir. Yes, sir. Kayo ho ba ang isa sa mga member ng PAMBI dyan sa Bohol area? Hello.
Tama? Hello, sir. Member ho ba kayo ng PAMBI, sir? PAMBI, Protected Area Management Board. Yung chair, sir. Yeah. Kayo po yung chair, tama? Yes, sir. Okay. So kayo yung chair, kayo po yung nag-approve ng resolution na pinapayagan po yung pag-construct ng Captain's Peak despite the fact na alam nyo may Proclamation 1037 panahon pa po ni President Fidel Bramos declaring Chocolate Hills as protected area. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir? Hello. Hello. Yes, oh, sir. Yes, sir. Ba't yung pinayagan? Sir, ang chairman is will have a vote only when there will be a what you call this? There's yeah. Will break a tie when there is. Correct. A tie. You're only one vote. Pero yes. Being a chairman, being the chairman, you can also tell your colleagues and your members na, hey, protected area to, baka sasabi tayo later on, huwag natin itong payagan, mga kapatid. Ikaw ang chairman eh. Siyempre, paniniwalaan ka. Siyempre, you will have weight over the others, being the chairman. All you need to do is you show them this Proclamation 1037, series of 1997, panahon ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, stating that Chocolate Hills is a protected area. Nag-issue po kayo noong 2018, kayo na ho ba? Hindi pa. Yung DLA na po kayo no, noong 2018. Nag-issue kayo ng permit for a viewing deck and treehouse. Okay po yan. Pasok po yan sa tinatawag na yung SAPA. Alam niyo po yung SAPA, yung Special Use Agreement in Protected Areas. Yan po yung nakapaloob sa Inipas Act. However, noong 2018, nag-issue ulit kayo ng resolution para sa development na. 2019, soft opening nung view deck entry house. Okay pa rin po yun. 2022, yun na po yun. Nag-full blast na. Nagkaroon na ng cottages, swimming pool, etc. At kayo pa rin po yun. Di ba, sir? Oh, and then, noong 2022, nagkaroon po ng newspaper article sa Bohol, local, na binabatikos po yan. At umaksyon po si Attorney Jamie Villamor at nag-request po sa DNR na ipasara at wala ho kayong ginawa. Sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Wala po kayong ginawa. Bakit po, sir? Sir, we will cannot excuse myself, sir, kasi I'm Sir, pag ipatatawag ka kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, ipapasapinaw kayo. Pag nagmatigas kayo, makukontem kayo. Hindi po, the taong bayan needs an answer right here, right now. Kung masagot mo to na maayos today, hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado. Hindi ko na kailang siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos, lantarang pambabastos sa ating kalikasan. They were supposed to secure an ECC, pero they have not secured an ECC, sir. I know. In the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain Speak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuean sila ng business permit and sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Diba? Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po ang naging ugat ng problema. You see? Sir? Yes, sir. Paano yan, sir? Sir, mukhang matatanggal ka rito, yes, sir. Although, ikaw nga, isang boto ka nga lang, sige, pwede yung malaman kung sino-sino mga members ninyo?
Yes, sir, we will. Sino po mga members niyo po ng PAMBI niyo dyan? Alam ko, governor, mayor, barangay chairman, tapos district representative ng lugar, may sakop niya, even senator pa nga eh, or a sitting senator, alam ko. Okay. So lahat po ba yung pumirma? The majority, sir. Majority. Sino-sino po yung mga pumirma doon? Bukod po sa inyo, sir. Sa PAMBI. Sir, what are you referring to? It is the resolution sir, yung votation sa votation during the meeting. Yes, sir. Yung pumirma sa ano sa resolution na allowing Captain Speak na mamayagpag diyan sa isang restricted area gaya ng Chocolate Hills na sa isang protected area, excuse me. Hello, sir. Opo, sir. Opo. Yes, sir. Yeah. Opo. We are in the middle of a meeting kasi, sir, with Opo. One. Ako, wag mo na problema yung meeting na yan kasi baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Ang meeting mo na lang, mag-meeting ka na lang sa ano mo, sa retirement mo. Maaga kang mag-retire dito, sir. Napakalaking violation to, sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang, sir. Diba? Sir, we will just explain it, sir. In due time. Okay, sige. Ganito na lang, sir. Nahiya kang mag-explain ngayon. So, yes, ako po ay magpapile ng resolution in EDUP legislation para imbestigahan ito. Kasama ka dun, sir, sa ipapatawag. Ikaw po yung top of the list. Ang una-una po namin ipatatawag. Okay, sir? Yes, sir. At siyempre, sir, sabi mo, kukuha ka muna ng go signal doon sa higher up. Then, yes, akit tayo hanggang kataas-taasan kung kinakailangan, pati si Secretary Loizaga, kasama sa ipatatawag din namin para dalawa kayo mag-amo, magsasalita doon. Tama ba, sir? Yes, sir. Okay. So, sa ngayon, sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Mukhang, sir, ninenervous ka ba, sir, o inaanto ka lang, sir? Kung naistorbo ka namin, sir. Pasensya na, sir, kung kami po yung nakaistorbo. Nervous siguro, sir. Bakit ka nervous, sir? Kung wala kang kasalanan, all you need to do is just tell the truth. Yeah, diba? Yeah. The truth will set you free, sabi pa nga nila. Yeah. O, diba? Yes, sir. In two times, sir. Yeah. Ninervous ka lang. Okay. Gaano katagal ka na po sa serbisyo, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Mm-hmm. Kung saan ka pa-retired, sir, doon ka sumablay. Usually, sir, pag medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung pangalan mo, yung nagawa mo, mga na-accomplish mo through the years, di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo, sir, yung bang sinira mo yung karikasan. Pangit na legacy ito, sir. Anyway, sige, sandali lang po, sir, ha? Yeah. Ito po, si Attorney Jamie Villamor, makatulong sa atin makapagbigay linaw dito sa issue na pinag-usapan natin. Attorney Jamie Villamor, Chairman, Provincial Board Committee on Environment, Bohol. Attorney, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator. Okay, kayo po ay nakipag-ugnayan sa DNR, if I'm not mistaken, based on our conversation earlier, matapos ho kayo makatanggap ng complaint or meron natang article lumabas, local news, tungkol nga dito, and then pinagsabihan nyo ata ang DNR. Tama ho ba, attorney? At ano po naging action ng DNR? Wala po? Yes po. Nagtawag po kami ng investigation last August and September to clarify matters, no? And of course, to investigate in aid of legislation tungkol po dun sa nalaman lang po namin at the time na meron daw pong resort within sa Chocolate Hills Heritage. So, dumalo naman po, no, yung representatives ng DNR and also sa PAMBI. Penro was also there. And then, na-establish po natin yung mga facts, no, kung paano nagsimula, what were the documents submitted, and the basis of the approval, no. So, na-establish naman po yung mga facts and information na kailangan po doon, Senator. Opo. Okay. Na-establish yung fact. And you did mention to me earlier as well, nagsagawa ng inspection po yung DNR after na
kayo po ay umaksyon. And then, nung, when was this? When the DNR did their inspection, attorney, ma'am? Yes, based po sa mga documents na finorward po sa amin, meron po silang mga inspection, like in July 2022, no, even before the investigation, may inspection naman po yung DNR, particularly on the area po, with regard to the application para po sa relocation, no, nung new structures po na ilalagay po ng Captain's Peak Resort. And looks like doon po sa memo ng DNR, it was just a confirmation, no, of the existence of the structures, no, and the planned development na isasagawa po doon sa area. And it was also noted in there na nag-comply naman, no, or kinonfirm naman yung compliance nila with the PAMBI resolution endorsing or approving the development of the said area. So yun po yung mga isa sa mga documents that we have here, what that was submitted in the committee. Okay. Now, yes po. Opo, nung July 2023, medyo passport po tayo. Kayo po ay nag-request yata, correct me if I'm wrong, sa DNR, yes, na ipasara dahil nakita nyo na bawal, hindi dapat in the first place pinayagan na magkaroon ng struktura dyan sa isang protected area. Ano po yung naging tugon ng DNR dun sa request nyo po, okay, attorney? Senator, I'd like to clarify po na based on the findings of our investigation, our recommendation was to revise, no, the existing guidelines that the PAMBI DNR have, no. Kasi po ganito po 'yon, no. The area is a protected area. But opo, even before it was declared as protected area, may title siya. So the owners, kung ano yung mga activities na gagawin nila doon, may limitation. Now, mm-hmm, DNR, the representation po kasi, Senator, multiple use zone po siya. Okay. So we need to see that pwede po yung mga activities. Now, doon sa approval po kasi ng DNR endorsing the said resort, nilagay kasi nila doon na allowable yung development and construction for as long as it is within the 20% threshold from the baseline of the hill to the tip of the hill. Now, the stand of the Provincial Government of Bohol and the Sangguniang Panlalawigan, my committee is that we do not want that, no, as a policy na i-allow natin na may mga construction and development doon sa mismong mga hill and within that natural heritage. Kasi especially na yung sinabi nila na 20% na threshold na pwede kang maglagay ng structure basta pasok sa 20%, that is a subjective and relative matter. Paano kung mataas yung hill, di mataas din po yung makukuha, no? Medyo malaki din yung portion na maano. So, makasingit, ma'am. So, itong sinasabing 20% threshold, ina-allow na para magkaroon ng construction mula dun sa bundok hanggang dun sa baba, parte ng bundok. Ano to? Nakapalubo pa to sa INIPAS Act? O ito po ay gumawa lamang ng pulisya, sarili ng pulisya, ang PAMBI? Yes. Yes, gumawa sila ng policy and conditions na ganyan. Eh, so, bawal po yan, what? Siyempre. Meron po tayong batas, hindi po pwede ma-supersede ng simple policy, ang PAMBI, para i-supersede po kung ano po nakasaad sa INIPAS Act. Ano, yes, po yung nakasaad sa Proclamation 1037? Yes, that is why we requested, no? We recommended po, tama po, no? We recommended the DNR na i-ano po siya, i-revise po siya kasi our position still stands the same na ayaw talaga namin na merong mga development doon sa area. And after po doon, so that's one of our recommendations. So, ibig sabihin, talagang ginawa ng paraan nitong mga taga-PAMBI para ma-accommodate lang itong Captain's Peak. Tama, ma'am? Luminito na parang ganun. Yeah, that's how it appears, no? Kasi talagang gumawa sila ng policy kasi I think DNR also invoked, no, the classification of the said protected area na multiple use zone po siya. So
So pag sinabi po kasi nating multiple use zone, pwede yung mga activities. So siguro dun po sila nag-base, no? So that they really have to clarify what really is their basis on okay. that policy. Pero ma'am, alam ko yung multiple use zone. In fact, nakapalo po yung sa Sapa. Okay. Mm-hmm. Pero bawal po yung pwedeng ecotourism. Ayun po, maglagay ng tulay. Yes. Yung view deck, okay pa po yun. Pero hindi po pwedeng business enterprise. Bawal na bawal po ang business enterprise sa isang protected area. At kahit patingnan niyo po yung doon sa Sapa, hindi po exempted ang business enterprise. Business enterprise po to kasi pupunta din yung mga turista at nagbabayad, nirerentahan po yung cottage. Di ba? Mm-hmm. Yes po. So, isa po yun sa mga recommendations namin. And then, secondly po, ang nirecommend namin, since po, no, the Chocolate Hills Heritage Monument is under, no, the supervision and control of the DNR, isa din sa mga recommendations namin is to have thorough investigation ang DNR, to conduct thorough investigation ang DNR and take appropriate actions po kung meron sa nakita. Kasi jurisdiction po nila yun eh. Kasi siya, no, under the law, it is the DNR ang mag-supervise and mag-take control. So, yun po yung mga recommendations namin sa kanila. And after the meeting, we sent a letter po requesting DNR to hold in abeyance. Ipa-stop muna po lahat ng mga construction doon and even mga application. Kasi it was also made aware to us na meron po kasing mga applicants pa pala, no? So, may mga nagpa-plano pa. So, talagang request namin. So, ibig sabihin, gusto nila pa talaga mag-expand. Merong mga request daw po, no? Based on the DNR representative po na ano. So, yun po, nag-request ang provincial government of Bohol na to hold in abeyance. Okay. Especially na wala pang revision doon sa mga guidelines po nila. So, that was the action, no, taken by the provincial government of Bohol through the Sangguniang Panlalawigan. Okay, so pwede ba ma'am, ang tanong ko ngayon, ano pong status nitong Captain Speak? Hanggang ngayon ba nag-operate at marami pa rin po mga turista pupunta dyan even while we speak? Actually, Senator Rafi, no, I'll just speak based on what I've known like on social media kasi we haven't received any official documents from the DENR kung ano na yung status, what were the actions taken. So, based on the postings, mga statements, no, Captain Speaker Stort po nagsabi doon sa mga postings sila na nag-close daw muna sila and also sa DENR, according to them, nag-issue na daw sila, no, ng cease and desist order. Okay. So, sige po. Kasi kayo po bilang Provincial Board Committee on Environment, meron po kayong say dyan kung tutusin. Tama po yung ginawa nyo. Kinontak nyo yung DNR para ipasara na. So, ngayon po nakasara yan. Ngayon, ma'am, attorney. Yung Captain Speak. Tama po? Yes po. Yes po. Okay. Pero patuloy pa rin pong ginagawa niya yung investigasyon. Ano pong nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit po nakalusot? Bakit po pinalusot ng DNR? Itong ganang problema. Kanina po, kung napakinggan niyo, yung interview ko kay Mr. Melicor, medyo hirap po siya sumagot. Halatang ninerbyo siya. At inamin naman yung nerbyo siya. Talaga may problema. Sige po. Anong balak niyo po ngayon? Attorney Villamor, although thank you, nakatulong din po kayo at napasara po itong Captain Speak. So ano pong sunod na plano po hakbang ng inyong tanggapan ukol dito, ma'am? Yes. Sir Rafi, no, we have to remember again that the DENR has the control and supervision of the protected areas. The provincial government of Bohol, no, in the exercise of its supervisory powers, ang magagawa namin is really to ensure, no, that the DNR and also the LGUs enforce, no, strictly enforce and religiously enforce the laws. So, nakaantabay kami, we will be coordinating with the DNR and also the LGU Sagbayan. And on the part of the Sangguniang Panlalawigan, we are currently, no, developing pa po yung ordinance namin na to protect, no, and conserving comprehensive po siya, not only the Chocolate Hills, but all the sites within Geopark Bohol. Kasi kami yung UNESCO Geopark eh. So, kasama po siya. Yes.
Okay, sige. Maraming salamat po sa time binigyan niyo sa amin, Attorney Jamie Villamor, Chairman, Provincial Board Committee on Environment ng Bohol. Magandang hapon po, Madam. Thank you so much, Sir Rafi. Thank you. Alright. Matatandaan ko yung Masungit Geo Reserve sa May Rizal. Ganito rin yung nangyari na itong Pambic, talagang napakaraming siraul, maraming bad salbahe. Napakaraming salbahing tao niya sa Pambic. Ganito rin ginawa niya, yung multiple use, sabi nila. Nagbigay ng multiple use para makapagtayo ng wind energy plant. Una sabi, ano lang doon, testing site, observation site. Doon sila nag-umpisa eh. Ngayon, walang pumalag. Ayun, dahan-dahan na. Nagpatayo ng iba't ibang klaseng struktura hanggang sa lumawak na. Pero itong Captain's Peak, napakakapal na mukha. Hindi pa kontento, nagsa-swimming pool, katis, expansion pa. Eh baka gusto maglagay ng hotel casino. Sige. Mall. I don't... baka gusto pa mag-mall. Tapos lagay ka pa ng mga kondo, high rise, lahat na. Oh, ganun pa. Matindi. Kasi sabi na may lang ka-pending na application. May pending pa eh. Diba? Eh baka maglagay pa ng skating ring dyan, kompleto. So, maryos itong... Kayo dyan sa DNR. Sige. I-ano natin to? I-hearing natin? Mag-file tayo ng resolution para ma-imbestigan talaga to. At hindi lamang, kasi this is not the first time this happens, hindi lamang sa Captain's Peak, kundi yung sa Masungi para buksan natin ulit yun. Issue na yun. Managot. Ang dapat managot. Dahil paulit-ulit na. 2 times na eh. Buti sana kung first time to. This is the second time. Eh, we don't want another like this to happen for the third time, lokohan na. Parang na tayong pinang-insulto nito mga hunghang ng Pambi. Diba? Anyway, kayo dyan sa Pambi, magkita-kits tayo, ha? Sige. Ngayon, happy-happy kayo. Sige, tawa-tawa kayo. Darating ang time. Maka ninervisin din kayo tulad ni Mr. Melicor. Pero kung wala ka naman kasalanan, ba't ka nervousin? Kung talagang ginawa mo lang tama. Pero may malaking mali dito eh. Anyway, yan muna. Nandiyan pa ba si ano, Mr. Melicor? Sir Melicor! Sir? Wala na, bumitaw na. Putol na, sir. Okay. Sige. Ito po ay makakarating sa Senado. Magpapile po ako ng resolution in aid of legislation. Paimbestigan po ito. Maging yung mga iba pang mga... protected area na tinayuan po ng struktura na nakalusot po sa Pambi. Mm-hmm. Dapat paimbestigan itong Pambi. Akalaan mo yung Pambi gumawa ng sarili ng pulisya? Opo. Diba? Para isupersede yung batas? O ay kaya dyan sa mga Pambi, a simple policy na ginawa nyo, hindi nyo po ma-supersede ang isang batas, ang isang RA. Republic Act. Mm-hmm. Diba? Ang isang proclamation. Hindi. Kasi itong Pambi, gagawa sila ng sariling pulisya para ma-circumvent yung batas. Dito kay mga kasuhan. Heads will roll. At meron itong ano eh, may fine eh, diba? Not less than 1 million? Not more than 1 million? 1.6 years imprisonment daw po, sir. 1 million. Pero maganda pakinggan yung 6 years imprisonment. Yung 1 million, madali lang mag, ano eh. Madaling makapaglagak ng 1 million. Manghiram lang sa mga kamag-anak o sino. Pero yung 6 years, hindi mo pwede hiramin yun. 6 years imprisonment daw po. Diba? Makulong ka. Sige, yan muna po mga kapatid. And Idol Rafi, sinubukan din po nating tawagan yung owner po. Okay. Ano to? Oh! Ito pa, Sus Mari Josep. Oy, just in, Idol. Just in. Another resort, Bad Agta, in Barangay Tamboan, in the municipality of Carmen Bohol, and owned by one Lily Dolera, Dalagan. Itong Captain's Peak, ang may-ari nito ay si Edgar Buton. Yes, Edgar po. Buton. Ayan. Sinubukan po nating tawagan, Sir Rafi, at ang sumagot po ay yung caretaker, at sinasabi po na nasa ospital daw po yung owner. Okay, sige. Oh, tawagan ulit si Attorney Jamie. Okay, meron pa. Tingnan mo na, protected area din to? Oh. Ah, bakit itong sinasabi na may pending application? Bakit itong sinasabi ni, ano? Okay, sige, okay na yan. Sige, mamaya tawagan natin. Mag-newspeak muna tayo.
So, bad acta. Mm-hmm. Ganun yan eh. Pag naumpisahan na, sunod-sunod na. Baka ito yung sinasabi kanina ni ano, ni Attorney Jamie. May mga parang cottages din. Oo, okay. Opo. Okay. At sige po, Idol Rafia, at mga kapatid, mag-news break muna po tayo. At dyan lamang po kayo at ang oras natin ay 2:35 po ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ang bahaging ito mga kapatid ay hatid din po sa atin ng Clean Fuel, mapapa summer ride and drive pa more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for 4 wheels and 10,000 pesos worth of fuel naman po kapag motorcycle. Mas pinasaya po ang summer trip dahil meron po itong bonus prize na 3,000 pesos po na food vouchers and 5 customized jerseys for your group. At hindi lang isa po ang mananalo mga kapatid ko na buwan, kundi apat. To join, download the Clean Fuel Rewards app and use it whenever you gas up. The more you gas up, the more chances for you to win. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Idol. Ikaw ang idol ko. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo palang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star ay, momski! Teka, anong kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit, kaya try nyo na! Kamote! Kamote naman. Try mo to! Ha? Ang mura naman! Dito ka na! Sa mapapamura ka talaga! Move It! Discarding Tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the Star for All Seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit, kaya try nyo na! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kamote! Kamote naman. Try mo to! Ha? Ang mura naman!
Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag lumaki ang apoy at hindi na kayang patayin ng madalian, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali at lumabas agad para maiwasang makulong sa loob ng nasusunog na gusali. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang agarang sumaklolo ang firefighters. Isara ang pinto ng gusali upang maiwasang kumalat o lumaki ang sunog. Kung kinakailangan, tumulong sa pagsugpo ng apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3. Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. May celebration tayo! Dahil isang taon na po ang Radyo 5 True FM. Isang taon na ng totoong balitaan, kwentuhan at paglilingkod sa inyo. Daan na kayo sa Kalye 5 para sa Radyo 5 True FM First Anniversary. Sama-sama tayong magsaya dahil may pa-Zumba, mga nanay at mga sis, free haircut, massage, may mani-pedi pa. Mawawala ba ang mga games at may medical
mission pa kasi health is wealth. At chance nyo na rin ito para ma-meet and greet ang inyong mga paboritong Radyo 5 True FM anchors. Cheryl Cosim, Mongo Alves, Kuya Poy, at Laila Chikadora. Kaya tara na sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, sa March 16, Sabado, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Isama ang buong pamilya. Kita-kits mga kapatid sa Radyo 5 True FM First Anniversary. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Ang Kalye 5, Radyo 5 True FM First Anniversary ay hatid sa inyo ng Barangay Holy Spirit Quezon City at Sulit TV. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Nakipagpulong ang iba't ibang labor groups kay U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo kung saan nananawagan daw ang kalihim ng pagkakaroon ng worker-centered trade sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ibig sabihin daw nito, mas gugustuhin ang Estados Unidos na mag-invest sa Pilipinas kung mas pinahahalagahan nito ang karapatan ng mga manggagawa at kung disente, regular at sumesweldo ng tama ang mga ito. Sinabihan ng mga labor groups na Trade Union Congress of the Philippines, Centro, Federation of Free Workers, PSLIINK at BIEN si Raimondo patungkol sa kondisyon ng mga manggagawa, partikular na ang paggawa ng walang security of tenure, hindi sapat na sweldo, kakulangan ng karapatan sa pagpapahayag ng karapatan ng mga manggagawa at ang red tagging at pagpatay sa mga unionista. Sinabi naman ni Raimondo na ipaparating niya mga ito sa mga American companies para makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipinong manggagawa. Kaya naman mas isinusulong ngayon ng mga progressive labor groups ang pagsasabatas ng dagdag na 150 pesos sa daily minimum wage ng mga manggagawa. At yan ang balita. Ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Tuwing tanghali hanggang hapon, heart to heart, kasama si Kuya Poy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 12 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5 True FM. Sa bawat tugtog ng awit, sa bawat tinig ng pangarap, maririnig ang kanilang mga boses na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa buwan ng kababaihan, pinaparangalan natin ang bawat Pilipina na nagpapalakas sa ating bayan, sa kanilang kabayanihan at husay. Happy Women's Month mula sa Radyo 5 True FM. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM, tunay na kapatid, maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Reminder lang po mula sa Bureau of Fire Protection para sa mga bahay, opisina at silid-aralan. Maging masinop at maingat sa paggamit ng electrical appliances upang hindi pagmulan ng sunog. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Wanted, wanted sa radyo, wanted sa radyo, sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 2:49 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo si Mr.
Rolly Morillo. Idol Rafi, familiar sa'yo itong si Sir Rolly. At siya po ay unang lumapit sa atin noong March 8 para ireklamo daw yung kanyang asawa, Idol Rafi. At meron tayong flashback video kung saan kausap mo siya noon sa Action Center. Panoorin po natin. Na namin malaman kung nasaan ang asawa ko. Saan po siya huling nakatira? Saudi po, Riyadh. Nasaan po si Rachel Acero Morillo? Naka-out na po siya ng Saudi, sir eh. Bakit ganun ang ginawa mo sa akin? Hindi ka na naawa sa mga bata. Dami natin na. Papablocklist po natin siya sa OWA, sa DMW para hindi na siya makalabas na bansa. Tingnan natin kung pwede tayo makapag-file ng kaso laban sa kanya dahil inabandon na niya yung ari na anak. Bukod sa construction, ano pa ho bang alam nyo? Okay. Pangingisda. Pwede namin kayo bigyan ng bangka, lambat, puhunan para bumili kayo ng isda. Okay. Sige. Okay. Andito na ngayon si Sel. Rolly, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, si Mrs. po, ang inyong nireklamo nung na-interview ko kayo sa Action Center dahil inabando na po pamilya nyo at sa kayong anim yung anak. Ano po? Opo. Ngayon, ang gusto nyong mangyari sana si Mrs. ay magpakita na at magpaliwanag ng sagayon maayos na yung pamilya nyo. Siya po ay galing sa abroad. Imbis na dumiretso sa bahay nyo, dumiretso sa kung saan. Opo. Ilang buwan na po siya nawawala? Nung November pa eh. Tapos ngayon pa lang siya na nalaman namin na nandito na pala siya. Okay, sige. Gusto niyo pa makausap si Missy? Kung... Alam mo, gusto mo makausap sa telepono o gusto mo makausap sa personal? Personal na lang po. Personal? O sige, papasukin. Si Mrs. Personal. Gusto yung personal. Kasi kung telepono, may telepono tayo dyan sa likod. Papasukin si Mrs. Ayan. Para mag-usap kayo, pag-ayusin namin po kayo. Nagsiya si Mrs. Ano po yung sasabihin mo kay Mrs. pag upo niya dito mamaya? Okay. Bigyan ng tissue, sir, tubig. Bigyan ng tubig si sir. Ano po yung unang sasabihin niyo sa kanya pag nakita niyo siya? Sabihin mo sa kanya kung bakit nagawa niya sa amin to. Dami namin anak. Siyempre, alamin niyo po kung saan din siya nakatumutuloy ngayon. Sinong kasama niya? Importante rin po yung tanong na yon. Opo eh. Na hindi namin andito alam. Na pala si Mrs. Okay. Ano po, ma'am? Pwede niyo alisin yung face mask niyo po. Para lahat naman tayo naka-vaccinated po tayo lahat. Ayan, si ate. Ma'am, si sir. Sir, si ma'am. Grabe. Grabe, hindi mo usak. Ngata ng jimo ko sa'yo. Nagkabataan. Pinasagdan mo. Kaya na ano? Yung sarili mo kaya tanungin mo kung bakit. Kasi sabi ko sa'yo noon, pag napuno na ako sa'yo, hindi na talaga ako sa'yo magpapakita. Talaga, kaya tanungin mo muna sarili mo kung bakit. Kaya nga, kung hindi ka pumunta dito, dahil sa mga utang hindi talaga ako magpapakita sa'yo. Magpapakita ako sa'yo kung kay Tolpo o sa pulis. Pero kung tayong dalawa lang, hindi. Marami yan atraso doon. Nag-message ako kay Serapi nung nasa Riyadh pa lang ako. So bakit ma'am ayaw mo magpakita sa kanya? Kasi okay pa naman kami sir nung umalis ako. Okay. Nagpapadala pa ako sa kanya. Okay. Ayaw nga niya nabawasan ko kahit 100 isa. Ayaw niya nabawasan ko. Kasi okay. Libre naman daw yung wifi ko. Libre sabon ko. Hindi naman lahat. So gusto niya lahat ipadala? Lahat buo okay. Ipadala ko. Tapos pag sinabi ko sa kanya na baliktarin pa. Bigyan mo yung nanay ko, ayaw niya. Kahit lahat, pumunta kayo sa aming lugar. So meron po kayo mga ibigyan na kayo po yung nag-remit sa kanya. May mga resibo po kayo. May resibo ako nung March kasi nung nagpadala ako sa kanya, sa Palawan niya kinukuha. Okay. Tapos nung kay Ronron na sa Ramon Lim. Sino po si Ronron? Yung Metrobank. Yung account okay. Niya, yung doon ako nagpapadala. Tapos nung kinat ko yan, nag-cut ako sa kanya eh. Hindi na ako nagpadala ba't ng buo. Ba't yung kinat? Kasi sabi sa amin siya, nagsusugal, nag-iinom. Pag nagpapadala daw ako, marami nag-iinom mga barkada niya. Mm-hmm. Ako ang kawawa kasi buo ako magpadala eh. Kahit yung amo ko sinasabihan ako bakit buo.
kahit 100 disar di ako magtira. Inagagalit siya. Okay. Samantala kami pa nagpapadala sa ni nanay. Paano senior ako? Citizen na yun? Alam mo, hindi mo ako masasabihan na hindi. Oh, Morelio ang nag-ano sa'yo. Ano mo yan? Nakakamag-anak mo din yan, pero ikaw ang inaano. Naging ka talaga gumanon yan. Okay. So ma'am, bakit ho, pagkagaling nyo ng Saudi, imbis na dumiretso kayo sa kanya from the airport sa pamilya mo, eh, naglaho ka parang bula? Kasi, nung ano, pauwi na ako, nag-message request siya sa akin. Susundin daw niya ako sa airport kasi malapit na ako. Paano pa niya ako susundin? Paano pa ako magpapakita sa kanya? Siniraan niya na ako. After lahat tapos, oh, ikaw na. Kasi parati naman ako may kasalanan sa pamilya niyo. Eh. Oh, ikaw ang lumalabas na kawawa eh. Talaga. Kaya sa mga bata. Alam mo doon sa mga anak natin. Kinakaral mo ba? Kinakausap ko yan. Pero pag kinausap ko, nalalaman mo, kinakausap ko, pinapalo mo. Ano kaya huwag kang pa-victim. Ano sa mga anak mo dahil sa'yo? Alam mo, may natutunan ako sa pagtatrabaho ko sa Riyadh. Mahalin ko ang sarili ko, hindi kaya lang ikaw. Kaya mahalin mong sarili mo. Sarili yung mo binubugbog lang. Mo ako, bata, yung binubugbog mo ako, bumabalik ba ako sa'yo eh. Anong binubugbog? Oh, DSWD, punta ka, di ba? Punta ka sa barangay. Gumuha ka ng ano? Gumuha ka ng record punta sa DSWD. Punta ka sa barangay ngayon din. Wag ako. Hanapin mo lahat ng record ko kung may record ako doon. Kaya nga, doon, pinakalkal ko pa. Oh, ngayon hindi mismo. Hindi ka makaano kasi doon ako nakatakbo sa vice ako, mayor. Ako ang dami oh. Para sa'yo. Nabinugbog mo ako. Ang dami. Kaya kung sinasabi mo na may lalaki ako, hindi ko kailangan magpaliwanag kasi paliwanag matagal na na sinira mo ako. Ma'am, kasi ganito, ano, kadalasan napapansin ko dito. Ngayon mo lang ako yung mabul eh. Pagpupunta ng abroad, yung OFW, okay lang, okay lahat. Ngayon, pag bumalik na at hindi na silang buo, ang sasabihin, binugbog, kaya ayoko na makipagbalikan dyan. Eh, sana ma'am, bago ka pumunta ng abroad, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi yung nag-abroad okay ka pa muna. Eh. O okay pa pala kayo, bakit all pa sa atin nagbago? Kahit ano, umuuwi talaga ako, hindi kahit yung bahay namin sa kabila naman sa kanila. So nakapunta ka ng abroad, tapos nakabalik ka na, hindi pumunta ulit ng abroad? Hindi. First time ko yun eh, nang umalis ako eh. Paano yung alis yan? Manila, pinubala. Nung ano, pabalilit pa lang yung mga bata. Sabi niya sa akin kasi, nung nagtrabaho ako 9 months ako sa Manila, umalis ka na dito. Ano bang makukuha ko sa'yo? Wala naman akong mapapala sa'yo. Paano umalis ka dito, yan? Hindi kita habulin, sabi niya. 5 beses niya ako paalis ng paalis tuwing gabi. Eh, nung mag-5 beses, tumawag ako sa ano Manila. Sabi ko, okay, pakikuha niyo nga ang dokumento. Kasi sabi niya lang bubongbog, tingnan natin si DSW sa saka sa barangay. Tingnan niyo doon, lahat. Tingnan niyo. Ma'am, sabi ni sir, ang kanyang duda, ikaw na po'y meron daw boyfriend. Yun nga sabi niya, actually sir, pinos talaga niya yan, mga kapatid niya, mga pamangkin niya. Kasi pag nag-away kami, hindi lang siya yung kalaban ko eh, lahat. Dahil sa ginagawa mo. Sir, kaninang umaga pa po namin kinukuha kay ma'am yung record. Wala pa po siya na ibibigay po sa amin. Kinuha na lang namin sa akin yung ano eh, address ng barangay namin ano, kasi mo, tatawagan na lang sa akin kung may bad record ako sa barangay. Pero di ba ma'am, diba, nanay mo po kayo ano? Opo. Yung mother instinct tawagin ay yung kapakanan agad ng mga anak nila pag nagkaroon ng problema, emergency, anak agad. Eh, in your case, pagbalik mo din sa Pilipinas, sa halip na kunin mo yung mga anak mo, ikaw na lang mag-alaga kung talagang nananakit ito at nananakit sa mga anak nyo. Sinikyo nyo yung anak nyo, kinuha nyo, kasi mga minor yun, dapat nasa iyo yun. Sabi bakit niya, mo, ba't ka naglaho parang bula at iniwan mo yung anim yung anak dito sa kanya? Sabi niya sa akin kasi, pag umuwi, kapapatayin kita pati mga magulang mo. Ang sagot ko sa kanya, bakit papayag ba yung mga magulang ko na patayin mo na lang basta-basta, sabi ko. At tsaka, yung mga anak ko sir, oo, kinakausap ko yan eh. Pag nalalaman niya, pinapalo niya. Pag pinapadalan ko ng pera, ibabalik niya, ayaw niya na tinatanggap. Okay. Gusto niya talaga, nagpadala ako ng 10,000, tapos pinabawasan ko isang sakong bigas. Ano ginawa mo? Di mo kinuha yung bigas. Yung pinakuha ko nanay ko. Andito lahat ang ebidensya para sa'yo. Ano ebidensya meron po kayo, sir? Kung ano yung hawak mo, ebidensya, bigay mo. Pero yung pagbalik, bumalik pa ako sa hindi na, ibigay mo yung mga anak ko kahit di ka na magbigay. Talaga, hindi ka na babalik dun sa ginawa mo. Ginawa mo talaga. Kasal po kayo, ma'am. Lahat ng barangay, kasal po kami. Yung kasal, ito yung kasal na pinagmamalaki namin mo sa ano yan, hindi yan na ipasa, sir, kasi ay pumunta ako sa amin, hindi pa yung napipirma ng mayor, ako pa nagpapirma dyan.
Okay. Ano na itong picture? Ano, sino po ito, sir, yung lalaki? Oh, yung lalaki niya doon. Siya parang naguhupot-hubad dyan eh. Siya, mismo. Oh, di, ipakita mo kung nasaan. Andito, may record ako. Oh. Sino po itong... Yan, sir. Hubad-hubad. Lubya yun ang kaibigan ko, si ate, yung tumakas. Tinulungan ko pa yung tumakas. Tinulungan. Okay. Oh. Ikaw pa mismo sa akin nagsasabi. Paano doon mismo pumapasok yung tao na yun sa tinatrabuhuan nyo? Doon nga siya pumapasok sa gate kasi doon naman ni ate pinapapasok. Naman. May CCTV sa labas. CCTV? Oh, kung naggawa ko niyan, sasabihin ko ba sa'yo? Ano sabi mo sa akin pa noon? So wala nang pag-asa, ma'am, na kasi ang purpose na pagpunta niya dito sa amin. Andyan niya pati yung para, tatay mo eh. Patay na. Sir, sandali lang. Para kayo po magkabalikan. Ang ano alam po sa anim yung anak. Yan, sir. Hindi ako naman pumunta dito para sa... yung mga ganyan, anuin ko, hindi ko nalilinisin. Para lang sa mga anak ko, gusto ko kunin lahat. Kunin? Okay. Eh yun, sa Riyadh pa lang, ayaw niya na eh. Sinabihan ko na siya dati pa, ibigay mo yung anak ko, ayaw. Ngayon, alam mo kasi wala kang mga kukuha pera sa akin. Hindi ako naghahabol sa pera dahil hindi ako mukhang pera. Ikayo ang mukhang pera dahil lang utang nyo doon sagat-sagat. Bakit nagpadala ako ng may bawas, di mo kinukuha sa pinapadalan? Araw-araw, sama-sama kayo ng ina nyo. Okay. Kung saan kayo nangungutang, ang laki ng utang nyo. Si Ma'am Lorena po, Idol Raffy. Sino si kapatid niya? Actually, galit na galit po siya doon, nakikinig sa likod, Sir Raffy. Papasukin po natin si Ma'am Lorena. Ito po. Si Lorena, Ma'am Lorena, kapatid ni? Rolly. Si Rolly. Kanina siya galit. Magaling yun. Ganda hapon po. Tumingin ka sa mata ko, sinungaling ka. Bakit? Sinungaling ka. Oh, sige, magkampihan kayo. Ka. Tart natural, kakampihan kita. Sir. Hindi ko sinasabi kampihan mo ako. Nirespeto kita na mahabang taon. Ano ang nirespeto? Alam mo ba, ang mga pinagkagawa ko sa kuya ko. Hindi ko nakikita. Ha? Pinagkagawa mo na pinagpaselfran ka namin kasi pamilya ka namin. Yung binubog ako ng kuya. Binubog. Magpapasin ka. Binubog. Pagpanusok. Ha? Kami pa. Sir, magpadala po kayo ng staff sa amin. Suyurin kaya po ang mga kasalanyo. Doktor, nandito. Pumunta kayo sa summer. Pumunta yun yan, sabi ko sa inyo. Punta kayo sa summer. Oh, para ngayon. Matingnan nyo. Yung ano na eh, ano. Talaga magaling yan eh. Yung kamag-anak nila. Magaling yan, bumaga mo. Hindi ka nahiya. Hindi ka nahiya. Ang kapal ng mukha mo. Papuntahin si Rafi. Salamat. Para malaman. Wala kaming takot. Kaya nga. Alam mo ba, sir? Ano pong kasalanan niya po? Ba't galit na galit po kayo, ma'am? Sir, ano ba kasalanan niya? May lalaki po yan sa Samar. May lalaki po yun. Ang kuya ko. Alam ko yun. Sir, sinong lalaki? Pa ng kuya sino? May lalaki yan dito. Sabi may lalaki sa sino? Sino? Kapispahan niyo? Ha? Alam mo si Rafi, lahat na lang. Ako ang may tama kay labas ka. Para tawagan. Lumusot ka. Lumusot ka. Nagtrabaho pa, Kararita. Lumusot ka. Ano daw ginagawa mo doon? Anong ginagawa mo doon sa tinrabuhan mo? Wala na akong magagawa kung ano yan kasi kayong ngayon dalawa lahat, ako ibubulgar natin. Okay, go. Ibulgar mo. Pasalamat na wala ang mga ati ko. Ha? Kaya nga pinagkakaisahan niyo ako, di ba? Talaga! Go! Teka mo na, anong ebidensya meron po kayo, ma'am, doon sa mga kasalanan niyang binibintang sa inyo? Binibintang niyo sa kanya? Opo, sir. Yung katrabaho niya po, sir, sa Riyadh, yung ginawa niya po ng kasalanan, kinontak niya po kasi po sir, friend po ng katrabaho niya si kuya ko sa FB. Nagpo-post po ito na ang nanay abroad pero naghihirap. Sabi, bakit ganun? Eh ang sabi nagpapadala, ang pinalalabas pa po niya pa na may babae daw ang kuya, buntis na daw ang kuya kaya ayaw na niya sir. Ayaw niya. Ako pa, siniraan lahat. Siya po. Kaya yung babae pong katrabaho niya, nag-message po sa amin. Sa mga kapatid ko, sa mga pinsang ko. Oo, tapos sir. Blinak kami lahat. Tapos blinak po kami lahat. Blinak yung talaga kita nung ano, sinisaan niyo. Ayan yung sir, yung abonbo po namin, sir. Sabi ko sa iyo, pag napuno ako, ibablock talaga kita. Lahat po. Ayan, ito, tante po. Sige po. Ma'am Carmela Bantilo, social worker, MSWD San Roque, Northern Samar. Ma'am Carmela, pag-usapan mo natin po yung mga bata. Opo, yun sir. Ang importante sa akin. Ayaw ay mo na makipagbalikan talaga, ma'am. Ayaw ko na rin eh. Ngayon kukuli mo yung mga bata. Gusto ko, umantal talaga ako dito para makuha yun sa kanya lahat. Ngayon, binubugbuga yung mga anak ko dun sa kanila, pinagtatabuyan eh. Pag pumupunta, italang mo yung mga bata isa-isa. Ikaw, sinusuntok mo yung mga bata. Kala mo di ko alam? Iniwanan ang anak niya, nagpuntang Maynila. Inuuntok mo pa sa ano, si Minto? Akala mo na, sa Riyadh lang ako. Pero may nagsasabi sa akin na taga katabi nyo. Hindi katabi. Sino sabihin mo? At kaka- yung mga utang na kamari, naabot tinag 15 bill, 10 mil, tinatanong kita kung saan mo dinadala yung pera. Miss Carmela?
Yes, sir. Good afternoon po. Okay, meron kaming kaso rito na kung saan si Mrs. inabandona yung kanyang pamilya from abroad, dumiretso kung saan, at may aligasyon na nalalaki daw po, di umano. At ngayon po, gustong kunin ni babae yung kanyang mga minor edad kay lalaki. So ang gusto ko po sana, gawa kayo po, kasama po kami dyan, evaluation kung ano po talagang totoo. Kasi kung lumilitaw na talagang itong si ma'am ang may problema, eh dapat hindi mapunta sa mga sa kanya yung mga bata. Is that possible? Yes, sir. We will do it po. Kasi hindi po maging maganda sa environment na si ma'am kasama niya yung kanyang bagong boyfriend at dadalhin niya doon yung kanyang mga bata. That will not be healthy for the children and yes, especially sir, their minors. Di ho ba? Yes, sir. Opo. Kasi ma'am, Rachel, kasi kung napatunayan na talagang meron kang kinakasama ng boyfriend, isa po ako, I'll do everything in my power na hindi mapupunta sa mga bata. Alam ko hanggat nandiyan yung boyfriend mo. Kasi pangat naman, ma'am, sa maintindihan mo, meron bago kang boyfriend at yung mga anak, nakikita yung bagong boyfriend, yung business si tatay. Followers ako sa Rapid Talk, kaya alam ko yan. Pero kung yung pala ay bintang lamang at walang katotohanan, kakampi ako sa'yo. Kaya nga mag-imbestiga po yung DSWD, MSWDO. Okay po, Ma'am Carmilla, magtulungan tayo, yung RTIA, pati yung tanggapan ko. Yes, sir. Pati kayo? Okay. Sige po. Salamat po, Ma'am Carmilla. Ibibigay po namin yung address para maumpisa nyo na po yung evaluation na gagawin nyo. Okay. Thank you po. Saan ka ngayon nakatira, Ma'am? Minsan pumupunta ako sa base ko sa kapatid ko kay Mary Jane. Minsan? Tapos sa accommodation ni Ma'am Salud. Pag ganun-ganun ka? Oo. Sino si Ma'am Salud? Ano siya sa Al-Alamea? Al-Alamea Agency. Agency siya? Opo. Bakit na tinawagan namin agency, hindi niya alam kung nasaan ka? Kasi nung pumunta talaga ako nang mag-report, hindi ko sinabi na may problema kaming dalawa. Okay, ganito lang, ma'am. May boyfriend ka? Wala. Walang kinakasama ngayon? Wala. Sa inuuwihan mo, walang kasamang lalaki doon? Wala. Umuwi ako dito, mag-isa ako. Eh sino yun? Bakit ka dumiretso doon sa kung saan man yon? Kasi ayaw ko talaga magpakita sa kanya na kaming dalawa lang. Gusto ko kung sa police or dito, magpapakita ako. Pero kung kaming dalawa lang, hindi talaga. Yun nga, ma'am, yun ang palaging problema na encounter namin . Si babae, bago pumunta ng abroad, okay yung relasyon nila ni lalaki. Pagdating ng abroad, okay. After ilang buwan, pagbalik ng Pilipinas, nag-iba ng ugali. Oo, ang sinasabi ako agad, kaya ako nag-iba ng ugali kasi binububog ako niyan. Ang tanong ko, bakit nung bago ka pumunta ng abroad, doon ka lang sana nagreklamo at hindi mo na sana siya, hiniwalay mo na sana siya. Ba't kailangan ka pa makapag-abroad muna and then pagdating mo na abroad, nagbago ng ugali mo. Yun po yung problema doon . Di ba? Kung talagang binubugbog ka niya, bago ka pa man nagpirma ng kontrata papuntang Riyadh, inayos mo na yung problema. Nakipaghiwalay ka na sana sa kanya. Sir, bumabalik ako . Kahit bumabalik ako. Ang nilagay niyo pong anak, sir, sa Anim daw yung anak niya? Isa lang po, andito, sir. Isa lang. Kasi isa lang naman nakakausap ko. Kahit anim anak ko, isa lang talaga nilalagay ko. Kahit sa mga anong... Pero ma'am, meron kayong ebidensya na siya ay merong boyfriend. Yung opo, sir, nandiyan po sa Xerox yung mukha ng lalaki. Tapos inamin niya po na ito yung boyfriend ko sa Manila. 2022. December 2022 pa yun sa mga GCGC lang yun. Ngayon, pinadalhan pa niya doon. Kami hindi, yung December. Kapal ng mga pinadalhan December. Sabi pa sa kapitbahay doon na... Hindi na ako magsasalita. Paimbistagahan yan kung paimbistagahan. Patay na daw yung amo na. Patay na daw yung tatay niya. Andiyan lahat. Andiyan po, sir. Para lang po magkapera siya, sir. Kasi andyan hindi lang. Na pinatay niya kanyang tatay. Kasi pati amo niya. Andiyan po, sir. Magaling yan . Opo. Ta sir, bago po siya umalis ng abroad, ang sabi ng kuya. Andiyan. Opo, sir. Sino paniniwalaan niyo? Magaling yan . Ay, ma'am, pinatay mo yung tatay mo. Pero buhay pa. Para makakuha ka lang ng abuloy. Opo, sir. Oh, yan lahat. Sabi andyan, ng tatay ko kasi, andito para makahiram ako, sabihin mo na lang. Pero yung sinasabi mo na abuloy, hindi yun. Sir, ikaw ang nagawa ng abuloy. Kasapin mo siya, ma'am. Sir, pati po. Kasapin mo siya diretso. Pati amo mo, di ba sabi mo, patay na. Oo, patay mo ko, namatay ang isa. Yung amo niya pinatay na daw po, sir. Para lang. Pumunta ako dun sa kanila para isumbong na ganyan ang ginagawa. Apat amo ko, namatay ang isa. Yung ugali mo, alam mo ba yung ugali mo? Ako pang pinagalitan ng inyo niya dahil sila pa daw magpapabarangay sa akin.
Oo, sir. Yung ugali mo sa atin, dito hindi, natin ilabas. Hindi, pinabarangay ka ni nanay kasi pumunta ka doon ng may itak, nagwawala ka. Hindi, sa ngayon, nakita ko dito sa ebidensya. Pinakita ko doon sa ina mo at sa tatay mo na yan ng mga ebidensya. Tapos, sir, binura. Sabi niya, ikaw, ako daw ang ipapakulong. Ayusin ko lang daw. Oo. O ako pang sinabihan ng mga magulang mo. Pag sinabi ko patay ka na daw, nagtawanan lang sila eh. Oh, matibay talaga. Sa lugar namin, sir. Sirang-sirang po, ma'am. Oh, inamin nyo dito na may boyfriend ka. Opo, oh, sir. Sa GC yan po, sir. Nung anong GC? Hindi po, sir. Ay, sa katrabaho niya po yan, sir. Binura po lahat niya sa katrabaho niya, sir. Yung tumakas siya, si ate. Okay, ma'am. Naku. Ikaw po may problema dito. Una, pinatay mo yung magulang mo, pati amo mo para magkaroon ng simpatiya sa iyo at magpadala ng pera. Pangalawa, pinadala ko pa yan, pira. Okay. Pangalawa, inamin mo na may boyfriend ka. Oh. Pinagmalaki mo pa rito, ang boyfriend ko sa Manila, palagi kami nagchat-chat. Mm. Oh. Yan. Yung amo na sinasabi ko, sir, napatay. Yung amo ko doon, apat. Ang isa namatay. Ilusot mo pa. Apat. Oh. Isa lang ang amo doon, matanda na. Ilusot gumagawa mo pa. Ko kay grandma, gumagawa ko kay lababa Turkey. Apat anak ni grandma. Imbis, dumating nga po sa point sa nabalitaan niya. Lahat kahalungkatin ko para sa inyo. Ayun, kahalungkatin mo. Totoo ba, imbis na nga naman ni Rapitul po. Ganito na po, ganito ang gawin natin. Ano? For now, ma'am, hindi mo magagalo yung mga bata. Pwede mo bisitahin pero hindi mo makukuha sa kanya hanggat hindi pa tapos yung ginagawang evaluation ng mga social worker sa MSWDO. Hindi ako papayag. Okay. Kasi mamaya, itatakas mo yung mga bata, hindi niya makita at kasama mo na kung sino-sino ang Poncio Pilato ni Rodo. Hindi ko naman yan, sir, itatakas kasi doon ko lang yan kaya nanay lang naman kami titira. Yung papayag okay. Yung mga bata. Sa kabila. Dahil malalaki na eh. Mula maliliit pa yan. Ako nag-alaga hanggang lumaki. Meron yung bunso kuya kasi iniwanan niya, di ba? Iniwan niya eh. Pumunta kaya, siya Maynila, hindi po alam ng kuya, sir. Limang buwan pa lang. Okay. Pero sir, okay. Niya? Pumunta ka rito kasi hinahanap po. Ito, nahanap na natin. Gusto makipagbalikan. Ayaw niya. So, sige po. Ayaw ko na rin. Ayaw mo na rin? Opo, ayaw ko na. Ayaw mo na rin? Ayaw. O, di maganda. Napabilis. Okay. Ikaw, ate, anong last message mo sa kanya? Bigay ka na mensahe sa kanya. Salamat, ha. Ang tagal na ayaw. Ayaw ko din naman sa'yo matagal na. Nagpapasalamat din naman ako. Pero sa kuya ko at mga kasi pamangkin. Parang sen, nabawasan ako ng tinik. Natutupong man ganun. Ang masakit po. Para ano po? Papasalamat talaga ako. Kasi, eh, walang ano yan sa mga... Ano po, natutunan? Walang natutunan kahit pagsulat sa mga anak ko dahil dyan. Yung likot ng kamay niya. Ako pa talaga yung nanong. Anak niya. Tapos ang masakit po, pinadalahan yung lalaki pero yung mga anak niya. Ano yung ganun? Pag nanakaw, tinuruan pa anak ko. Pag nanakaw, wala kaming record pag nanakaw. Sige, ipaano mo yan, Tulpo, kung ano talaga. Kasi sabi ng taga sa amin, di yan maayos kung kami lang eh. Kasi... siya, nasa Maynila, tumira eh. Dito sandali, siya sandali, eh. Sandali. Yung mga bata. Tinuturuan ko daw magnakaw. Mayroon ba magulang na magtuturo magnakaw? Ikaw alam yun. Mo si Rafi, yung kapatid niya, no, sandali lang po. Then dapat yung pati mga bata may evaluate ito. Magkaroon sir, salamat po sir. Thank you. Oo, masama yun. Tanong niyo sa mga bata, sir. Malalaki na yung mga anak. Hindi nga po nag-aaral sir yung iba. Hindi. Yung isa nga po sir. Pumunta pagsulat ng mga anak. Pero sir, okay, pangalan, kasama mo yung mga anak mo. So, kulang sa gabay, kaya natututo mag ganon, kung sabi niya. Kasama kasi niya. Kung may gabay, sir, hindi siya makaganon. Araw-araw ko yan, kasama oo, kahit sa pagkukupras. Eh bakit siya nakakapag... Ano ba, mandurukot? Hindi po talaga. Yung... Nagnanakaw doon dahil sa sobrang hirap sa ginagawa niyan. Dahil yan, ako pasisihin mo, ikaw nagbabantay. Bibili hindi. Ako ng cellphone para sa inyo. Hindi, pero sir, sorry. Okay, ganyan. Malayo siya, nasa ibang bansa siya, nasa iyong mga anak. Responsibilidad mo yun, sir, na bigyan sila ng gabay. Opo. Now, nagagawa nila hindi tama, siguro kulang po sa... gabay ninyo. Opo, sir, kasi... Hindi nyo siguro nababantayan. Binabantayan ko yan po. Kuya, kuya. Nung eto po nagloko na, sir, ang kuya ko po naawa kami. Ayaw. Kasi, ano po, sir, hindi pumunta po siya dito. Hindi niya alam para po siya tulero. Kasi gusto niyang gumanti dito. Ang nanay lang po nagbabantay. 74 years old po, sir. Nagbabantay po ng mga okay. Pumangkin so, ko. So, ganito natin, Sharik. Yung mga bata, magkakaroon ng intervention. Okay. Especially, ilan po yung mga bata na... Lima. Naka, hindi, gumagawa ng hindi sino na maganda. Sinik po. Huwag mo sabihin pangalan. Huwag mo sabihin. Yung pangalawa. Pangalawa lang ako po.
Okay, sige po, ipapaano natin yan sa Diesta Valdez, sa psychologist, child psychologist. Nakakagawan yan. Kaya nakakagawan ko, ikaw may alaga. Sir, sandali sir. This time, siya may punto. Nandun siya sa abroad, kung ano man ginawa ng mga bata, medyo may cargo de consensya ka dapat doon dahil meron din ako. Ikaw ang nag-aalaga, hindi siya. So medyo nagkulang ka dito sa aspect departamentong ito. So kung palagi mo, hindi pwedeng gamitin dahilan na naghihirap. Dahil kulang sa sustento kaya natutumag na ako. Hindi po pwede gamitin dahilan yun. Ma'am. Sir, ano po yan eh? Yan din po kahit nandun pa po sa Samar, sa amin. Wala pong pakialam niya sa mga anak ni. Wala yan. Umaalis po yan, sir. Sige. Wala sige. Po siya pakialam. Sherry? Para yan nasa ano? Gala tutulong sila, tayo sa ano? Sa MSWD, sa gag evaluation. Pati yung mga bata. Kung sino yung, especially yung bata na nakakagawa na ng hindi ka nais-nais. Ipapa-intervention ilag natin. Ilag po siya, sir, sa tao. Okay. So, sir, tulad na pa. Ma'am, ilag sa tao? Sir, po, sir. Yung sa ano namin, sinangla pa niya, umabot doon ng 20 mil sa 4 piece. Hanggang ngayon, 5 piso, wala pa kami natanggap. Ano sinasala, nangungutang po siya, sinala niya po. Pagkakaperahan po. Tapos ang dami niya po alam mo, sir, sa amin, sir. Yung pangalawa ko, tumatawag siya sa akin, sa Riyadh. Sabi niya, may bayaran daw yung anak ko. Nagpapadala ako sa kanya, sabi ko, bayaran. Pag nagnakaw ng pera, nagpapadala ako dyan eh. Gini-gcash ko para lang bayaran yung mga ninakaw. Saan nagnakaw? Sa? Minsan sa tindahan. Tapos tindahan ninyo? Hindi. Sa ibang tindahan. Tapos minsan sa nyug. Yung okay. Hindi kami ang mayari pero kumukuha siya ng nyug. Na ano yan na anak ko? Okay. Hindi. Excuse po, sir. Ma'am, ito. Apo. Masyado mahaba na tayo. Sige po. Nangako ako tutulungan kita, sir. Tuloy pa rin tulong. Sabi mo, gusto mo ng bangka? Para ikaw ay mangista, okay sa akin yun. Tutuloy ka po yun. Saan probinsya ba kayo maging mangista? Para doon mo na itaguhi yung mga anak mo, ani mong anak. Sa Samar, sir. Sa Samar. Sige, bilang kita ng pambot sa Kalambat para meron ka ng isda bagong panimula. Isda ba buhay mo? Yun ang gusto niya eh, pambot sa isda. Isda ba hanap buhay mo, kuya? Ano ba? Ano pagkukupras po, sir. Nag-iisda po siya, sir. Nagko-construction po. Nag-iisda? Opo, sir. Sa yung isda po, hindi po totally ano po sa amin yun, sir. Yung copras po talaga, sir. Isda po, tas construction po. Pag wala po talagang choice, nanging isda po siya, sir. Oh, okay. No, po. Pero yung po... Sige, ma'am, tinanong ko ano yung narapat na tulong na matanggap niya sa amin. Salamat na para maitaguhin niya na maayos yung alim niyang anak. Salamat po, na hindi sir. Na kailan pa umasuporta ng ano, misis. At saka ikaw naman, ma'am, tulad ng pag-usapan namin, siya may kagustuhan, ipapaban kita para hindi ka na makalabas ng abroad. Okay. Kasi baka nag-aantay yung boyfriend mo doon, may boyfriend ka ata doon, may boyfriend ka rito. Dalawa atang boyfriend nito, left and right. So, hindi ka na makalabas, ma'am. Kasi yun ang request niya, di ba? Dan, papablocklist natin siya. Yes, thank you, sir. Okay? Thank you, sir. Kasuman na lang yan eh. So, ma'am, hindi ka na pwede mag-abroad. Dito na lang. Okay? Sige. Okay na. May last message ka sa kanya, sir? Nakapag-mensahe na si sister mo. Ikaw. May message ka sa kanya? Wala akong... Wala. Okay, ikaw naman po, Mrs. May message ka ka, mister? Wala. Okay, ate? Wala. Wala talaga. Salamat na lang ako kung ano yung mga nasasabi nila sa akin. Okay. Hirap. Ayaw mo uminin. Nagantay na lang ako kung ano yung makita nyo doon sa amin sa pag-iimbestiga. Magulang mo. Okay na po yan. Salamat. Para sa akin po, ang napakalaga rito yung bata. So, uunahin po muna bago yung tulong ibibigay namin sa inyo, sir. Yung mga anak niyo muna, gagawin namin ng thorough investigation, evaluation. At kung anong kailangan na tuloy, ibibigay namin. Especially siguro sa child psychologist, pakita yung, tingnan yung evaluate yung bata. Ba't nagkaganon? Saan nag-umpisa yun? Nag-umpisa yun sa cellphone. Sabi, okay. Pinangakuha nito ng cellphone. Sige, sige po. Sige po, punta na kayo sa kabilang booth. At ayusin po natin yung problema niyo. Yung tulong namin sa iyo, ibibigay namin. At saka ikaw ma, medyo lelo ka na muna. Huwag ka na muna bumalik dun sa... Kung meron kang boyfriend, wag na muna kasi pag... Hindi, nasa ano ako. Kila ma'am. Si ma'am nga ngayon kasama ko. Si ma'am? Si ma'am Heidi. Ah, okay. Sa Lalamea. Okay, sige. Wag lang doon sa boyfriend, ha? Yung mga pasalubong ko nga, pinadala na lang ng kapatid ko eh. November pa po yun umuwi. Nandiyan si boyfriend, may picture pa, oh.
Oo oh, nga, November ako umuwi. Hindi, yung nasa talaga. Picture, dalawa, mayroon yung balbas sarado, tapos mayroon yung walang balbas. Mayroon po. Sino pong balbas sarado? Bumba yun? Sampuyin mo na. Sabay-sabayin mo na lang. Mayroon nga sa summer eh. Kaya nga. Pinagtakpan mo. Mayroon nga sa summer. Bakit? Ikaw, nung ginawa mo yan? Oh? Oh, umamin ka ba sa akin? Hindi naman eh. Para sa mga bata. Tapos nakalagay, isa lang ba ang anak ni kuya sa'yo? Pero anim yun. Andito na alam nyo, ang nilalagay ko talaga kahit saan sa pag-ibig ko, sa is-is ko, si Ruby Jean lang ang binilalagay ko. Bakit? Hindi ako naglalagay. Anim ang nakalagay doon sa ano? Sa pag-ibig ko, si Ruby Jean. Sa is-is ko, si Ruby Jean. Ang kapal ng mukha mong kukunin, pero isa lang yun nilalagay mo. Yun lang yung nakakausap ko kasi ayaw nyo ipakausap ang iba. Hindi yan totoo. Okay, sige, punta lang ka sa kabilang boot. Sir, yung pangakong tuloy, ibibigay ko sa iyo at saka yung sa mga bata, ha? Salamat okay, po, sige, sige. News break muna tayo. Salamat po. At ito yung sinasabi natin yes, palagi dito, ano? Pag nagkakaaway ang mga matatanda, ang casualty ay mga bata. Tama po. Collateral damage palagi ito mga bata na hindi naman nila kasalanan yung nangyari sa mga magulang, nagsasalpukan ng mga mag-asawa, yung mga anak nila. Mm. Ang napupurnada. Kawawa, idol. Kawawa. Kawawa. Anyway, ayusin natin especially yung tulong sa mga bata. Yun ang unahin natin, Sherry, ha? Apo, sige po. Mga bata. And then, after sa mga bata, pag maayos ng setup, yung si tate na ma'am para doon sa bagong panimula. Okay po. At magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. Diyan lamang po kayo. At ang oras natin ay 3:20 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Federal Tires. Maaari po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na Federal na tindahan and barley. Feel amazing with amazing pure organic barley. At bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. May celebration tayo! Dahil isang taon na po ang Radyo 5 True FM! Isang taon na ng totoong balitaan, kwentuhan at paglilingkod sa inyo! Daan na kayo sa Kalye 5 para sa Radyo 5 True FM First Anniversary! Sama-sama tayong magsaya! Dahil may pa-Zumba, mga nanay at mga sis! Free haircut! Massage! May mani-pedi pa! Mawawala ba ang mga games? At may medical mission pa kasi health is wealth. At chance nyo na rin ito para ma-meet and greet ang inyong mga paboritong Radyo 5 True FM anchors. Cheryl Cosim, Mongo Alves, Kuya Poy, at Laila Chikadora. Kaya tara na sa Barangay Holy Spirit, Quezon City sa March 16, Sabado, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Isama ang buong pamilya. Kita-kits mga kapatid sa Radyo 5 True
FM First Anniversary. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Ang Kalye 5, Radyo 5 True FM First Anniversary ay hatid sa inyo ng Barangay Holy Spirit Quezon City at Sulit TV. Isang taon na po tayo! Isang taon ng totoo sa pagpapasaya! Alam mo, may talong ako sa inyong dalawa. Kayong dalawa ba ay willing na hindi lang sa calling-calling mag-usap? Okay po, willing na willing po ako, Tito Lay. Actually, matagal ko na nga po itong naantay. Isang taon na rin totoo sa pananalig at pananampalataya. Huwag kang magmadali kahit meron na kayong schedule ng kasal sa simbahan. Huwag mong apurahin, maaari kang umatras kahit doon sa oras ng kasal mismo. Pupwede kang umatras. Ang mahalaga kung aatras ka, solido ang mga dahilan mo na hindi karapat dapat pagtiwalaan ang boyfriend mo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Radyo 5 True FM. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Ugaliing makibahagi sa fire drills upang malaman ang gagawin kapag may fire emergency. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Isang taon na po tayo! Isang taon ng totoo sa serbisyo! Nakita niyo po talaga itong kaso ay pasok sa murder kasi nang kinasuhan niyo ayon. Napakaganda po itong nagitakbo ng kaso at maganda po yung pag-handle ninyo kung ako pong tatanungin. Perfect po. So anong klaseng government services po ang maaaring ma-avail dito po sa eGov Super App? Isang taon ng totoo sa pagpapasaya! Matinding maghilik ang iyong partner! Hindi mo ba carry ito o music to your ears? Post ng malalapit kay Bea Alonzo, Hustler. Sino kaya ang kanilang pinatatamaan? Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Radyo 5 True FM. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikagora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Orisinal Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.
May celebration tayo! Dahil isang taon na po ang Radyo 5 True FM. Isang taon na ng totoong balitaan, kwentuhan at paglilingkod sa inyo. Daan na kayo sa Kalye 5 para sa Radyo 5 True FM First Anniversary. Sama-sama tayong magsaya dahil may pa-Zumba, mga nanay at mga sis, free haircut, massage, may mani-pedi pa. Mawawala ba ang mga games? At may medical mission pa kasi health is wealth. At chance nyo na rin ito para ma-meet and greet ang inyong mga paboritong Radyo 5 True FM anchors. Cheryl Cosim, Mongo Alves, Kuya Poy, at Laila Chikadora. Kaya tara na sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, sa March 16, Sabado, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Isama ang buong pamilya! Kita-kits mga kapatid sa Radyo 5 True FM First Anniversary. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Ang Kalye 5, Radyo 5 True FM First Anniversary ay hatid sa inyo ng Barangay Holy Spirit Quezon City at Sulit TV. Isang taon na po tayo! Isang taon ng totoo sa pagpapasaya! Alam mo, may tanong ako sa inyong dalawa. Kayong dalawa ba ay willing na hindi lang sa calling-calling mag-usap? Okay po, willing na willing po ako, Tita Lay. Actually, matagal ko na nga po itong nahantay. Isang taon na rin totoo sa pananalig at pananampalataya. Huwag kang magmadali kahit meron na kayong schedule ng kasal sa simbahan. Huwag mong apurahin, maaari kang umatras kahit doon sa oras ng kasal mismo. Pupwede kang umatras. Ang mahalaga kung aatras ka, solido ang mga dahilan mo na hindi karapat dapat pagtiwalaan ang boyfriend mo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Radyo 5 True FM. Isang taon ng totoo sa inyo. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Si Mr. Fernando Ferrer, kasama niya po ang kanyang misis na si Susana Ferrer, Idol Raffy. Si Tatay Fernando po, Idol Raffy, ay isa pong barbero. Okay. At kasama niya nga po ang kanyang misis na isang mananahi. At Idol Raffy, may nire-request sila sa inyo, Idol. Pero sila na siguro ang magkwento. At meron tayong video, panoorin po natin. Barbero si Tatay. Yes, Idol Raffy. Mga razor. Idol Raffy, munting kahilingan lang po. Ang aking ginagamit sa paggupit ay sira na po. Wala na po ako pamili. May mga goma na siya. Iyan na po ako sa customer. Nag-iipit ng buhok eh. Ayun, okay. Salamat. Kasi luma na. Opo. So, home service barber ho kayo? Opo. Opo. Okay. So, minsan siguro, pagupit ako sa'yo, testing natin. Anyway. Pwede po. Ilang taon na po kayo, Tay? 74 na po. Ah, okay. Si nanay naman ay? 74 din po. Pareho. Mananahay naman po kayo. Okay. Ano naman po tinatay nyo, Nay? Nung bata-bata pa po ako, ano, mga uniform. Ah. Pero okay. Ngayon, mga repair-repair na lang kasi ano na. May makina po kayo? Oo. Oh, so, si Tatay lang, request niya sana yung kagamitan niya sa pagbabarbero. Opo. Magkano po yun? Nagkita ko yung razor. Hindi ko po. Noon po yun. Matagal na po yun eh. Na ginagamit ko yung unang tatak ng mga pangbarbero ba. Wala ko nakita. Dapat siya may pangahit, tapos yung labaha, tapos merong razor, gunting, suklay. Wala hong kit yun, basta nabili ko lang yun noong... Tapos meron dapat yung ano, inilagay sa ano, yung... Bimpo ba yun, Idol? Hindi, bimpo. Okay. Yung ano, tawag niya? Nangangagat na nga lang po. Yung sinusuot para hindi madumihan damit mo. Epron. Barang epron. Epron, o yun. Epron. Okay. Mga magkano po yun, Tay?
Hindi ko po alam po. Kasi sa ngayon po, talagang... Hindi, sa tansya niyo po, mga magkano ko sa palagay niyo sa panahon ngayon? Yung binili kong yun noong matagal na ho, 1989 pa ho yun. Ay sus! Kaya pala, kaya pala nangangangat na, nangipit na. 4,000 po yun. Oh. Oo. Eh ngayon siguro, sabi natin, mga 10,000 dumoble. Oh, 1989 po kasi ako nag-umpisa eh. O oh, sige. Eh, eto. Ay, may gustong mag-donate. Yes po, Idol wow. Rafi. Isa po siyang Australian citizen, pero siya po ay Pinay. Idol Rafi, si Ma'am Thelma Dothy. Idol Rafi, sobrang fan na fan ka. Fan na fan daw po si Ma'am Thelma. Kaya siya po ay tumungo dito sa ating tanggapan at willing naman daw po siyang magbigay ng any donation para po sa matutulungan po natin. Wow naman, nakatouch naman to. Ayan na. Hello, Ma'am. Yes, I meet you. How are you po? Dito po tayo. No, thank you. Hi. Ah, si Odette. Odette, she's on leave. Okay. Naka-leave po siya, ma'am. Mm. Meron po siya mga personal na inaasikaso. Oh, see you all. Ayon. I just wanted. Nice to see you po, ma'am. Oh. Ma'am, napakabait niyo pala. Oh. Eh, tama po yung bisita niyo rito. Mm-hmm. Eh, sila po, siya po ay isang barbero, siya po isang mananahi. At yung kanya pong barber kit, yes. Sobrang luma na po, ma'am. Kumakagat na rin ang buhok ng mga kliyente. Bali, home service po siya. Okay. So ngayon, ang balita ko, gusto niyo po mag-donate. Yes. Oh, I have to share my blessing. Ay, salamat. Napakabait niyo po talaga. At yan po ay para, ganito po kami, ma'am, pag may nag-donate, agad-agad, hindi namin hinawakan yung pera habang maaari, nandyan agad yung maging recipient. Yeah, I know magkano that. I know that, Idol. Sorry because I always watching you. Ah, thank you I po, ma'am. I follow your show. I'm very, very flattered and happy. Yeah. Thank you, ma'am. Saan po kayo sa Australia? Perth, Western. Ah. Yeah. Saan banda yun? Another state of... Malapit sa Sydney? No, Sydney is a man, but I'm on the other state. Ah. That's Western Australia, Perth. Maraming Pilipino po doon. Oh, yeah. Marami ka ding... Nag-idol sa'yo doon. Ay, thank you, thank so, makanyos na ako sa kanila. I meet our picture idol. Picture tayo, ano pong work nyo doon? I was a nurse. Retired kaya already. Pala mayaman. Kaya pala sinupag nurse. I retired last year. I was here last year. When I go back, opo. I decided to retire. I'm getting old. I wanna travel. Halata naman kay ma'am. Oh, eh, talagang doon niya. Hindi, mga nurse, malalaking, ako ang nalaking sweldo ng nurse. Sa Australia, opo. US, Canada. Just in demand mga nurses. $50 per hour. Oh, kita mo! $50 but per I'm hour. But I'm retired already, so times, I don't get the money. Times overtime. Oh. Yeah. Pinakamababa, $10,000 a month yan. Sa pesos, kalahati million, mahigit. $80 a year. At saka $80,000 a year. Oh, kita mo! Sir, makikita mo pa sa mga bracelet ni mami. See? Talagang doon yan siya. Halatang, alta sosyedad ang dating. At syempre, hindi importante panlabas, importante panloob. Yung puso ni ma'am. Doon natin may kita na may ginito ang puso. Ma'am, meron daw kayo gusto i-donate? Yes. Ayan. Tay. Nay. It's ready. Ayan. Oh, tingnan natin. Abot nyo sa akin agad. Nako. Even a little, but I'm happy to give no, that. Ma'am. Malaki po. Ngayon lang ako makikita ng Australian kasi hindi pa ako napunta Australia eh. Australian dollars, ganito pala oh. You're welcome 300. To visit us. I will pick you up to the airport. Oh, wow. So nice of you. Of course, ma'am. Sige po, pag dumating yung time, sabihin ko po sa inyo. Just let me know. Opo. Magkaroon conversion nito? 10,900. I think one is 36. 10,898 pesos. Ang isa? Yung $300. Yung 310,000. Wow. Okay. Sir, anong gusto mo, sir? Papalitan ko na lang to. Gawin ko na 11,000. Akin ang kayo wallet. Kayo po bahala kasi hindi ko kami maroon magpalit. Kasi hindi pa ako nakahawak nito eh. So, akin na ito. 10,000 ha? Philippine money na lang po. Philippine money na lang. Bigyan ko si sir na 10,998. 11 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Kaliwaan tayo, sir, ha? Opo. Kaliwaan tayo. Salamat. Siyempre. Okay, kaliwaan tayo, sir, ha? Hindi mo kay sir. Oh, thank you very much. Magpasalamat ka muna. Ay, marami pong salamat sa inyo. You're welcome. Opo. Si mm-hmm. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at mayroong mga katulad nyong malambot ang puso sa mga katulad namin. No. Yeah, marami pong salamat. We have to share what we get. Salamat din po dito, idol. Salamat dito sa Dallas. Ha? Oh, kami po ay nabiyayaan kahit napapano. si idol. Sabihan ko sila, ang gwapo ng idol natin sa Philippines, girls. Hindi, tay. Bigay ko sa ito. Ay, para makahamak ng Dallas. Ba? Okay. Yeah. Para kay Mrs. Na lang, niyo para kay Mrs. Kayo. Na lang po ito. Magaling, idol! Magaling! Magaling! Hindi, tinapatan ko lang tayo. Oh, napakaraming salamat ho talaga. Salamat ka sa kanya, ma'am. It's okay, no problem. Oh, maraming salamat. God bless you all. So meron ka ng 22,000. Opo, marami pong salamat. Malaking 25 to... Malaking katulungan four, na po ito. Balik 25 para busirado. Salamat po. Ayon. Marami pong okay. Salamat. Well, ma'am, mamaya usap pa tayo doon. Mag-picture tayo. Selfie. And thank you so very much sa pagdalaw. Mm-hmm. I'm very happy to thank see you. Thank you very much for welcoming here in this beautiful... Pwede kayo dito marami tuwing pagbakasyon nyo dito. O retired na po pala kayo. Ano? Dito lang kayo settle down. O may... Meron na kayo... Gabisit ako, taga-Sagay, Negros Occidental ako. Ah, okay. Mm-hmm. Visiting na kayo. Kailan balik niyo po? Hopefully next... to Australia? Sunday. Sunday? Mm-hmm. Oh, yung sucks na Sunday. Sunday. Sorry. Gano'n kayo tagal doon sa Australia? 1988 pa ako. Ay, sus, katagal na pala naman. Malaking biyaya para sa amin. Mm-hmm. Oo. Yung inyong razor, anong year? Mm-hmm. 1989. Magkasunod, idol. Magkasidad na yung razor mo. Pagpunta ni ma'am sa kasi ano. Kasi 74 na po ako ngayon. So 35 ayaw. Years na yung razor mo. Totoo yun. Okay. Eh ngayon, maliit ang kinikita. So walang pambili ng kapalit. Ayan o. Kaya yung po naisip ko po na humingi ng kahit konting tulong lang o yung simpleng bagay lang po yung iningi ko. Yung mapalitan lang po. Pero mas lumaki marami pong salamat. Idol. Yan po ay dahil kay Ma'am Telma. Opo. Mabuti na lang may mga maraming ganyan. Maraming salamat po. May mga sponsors po. Welcome. Doon, thank you. Nagdudod. Mm-hmm. Sige, ma'am, usap tayo mamaya pagtapos ng program. Idol, maghingi ako ng... Sige po. Ano pong gusto niyo? Souvenir. Ay, of course! Kayo pa. Lakas-lakas niyo sa akin. Bagyo, signal number 20. Sige, ma'am, mamaya usap tayo doon, ha? Sige. Sige. Sige, thank you. Thank you po. Okay. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sige po. Wala ka naman po. Nakakatuwa naman, idol. Sige po, salamat po. Ganun pala yung ano, yung Australian dollars. Ngayon ko lang ganyan ako nakita. Opo. $100. Ayan. Okay. And mga kapatid, dyan muna po kayo at magbabalik po ang wanted sa radyo. Teka na, baka 10,000 per $100? Hindi po. 10,000 na po lahat. Yung 300? Opo. Madi ata kayo. Opo, yun na daw po. All in? Yes po. 11,000 yung $300. Okay. Opo, base sa Google conversion. Ah, okay. Kasi yung... Kung $300 sa US, 15 lang yon. O mas mababa kasi yung Australian dollars kasi US. Mas mababa. Okay, sige. Apo. Tama. Okay, at mga kapatid. Oh, ito may bilaman pa. Yes, sandali. Ayun. Natin. Wala ha, baka may sabihin wala, niya. Idol. Wala ha. Baka sabihin ng mga netizen, uy, tumupit siya rin. Okay, palo na tayo. Naiwan. Idol Rafi. At magbabalik po ang wanted sa radyo mga kapatid. 3:42 po ang hapon at ang oras po ay hatid sa atin ng Sogo. So clean, so good, and so safe. And Ventures Spa Center. Diyan lamang po kahit pagbabalik po ang wanted sa radyo. Idol, ikaw ang idol ko. Idol ang mga... Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Maging handa para sa El Nino. Basahin ang monthly advisories ng PAGASA ukol sa panahon at makibalita sa mga opisyal ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa inyong lugar. Lamang ang may alam. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Tuwing tanghali hanggang hapon, Heart to Heart, kasama si Kuya Boy. Alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kay Christy at Romel Chica. Christy for Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo, Wanted sa Radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Cheryl Cosim, Sagot Kita, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita Pilipinas, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, tutok na sa Radyo 5, True FM. Buhay Alicia is mapang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yung buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Bilang mga tanglaw sa tahanan, gabay sa komunidad at ilaw ng lipunan, patuloy nilang ipinapamalas ang tapang at giting sa harap ng mga pagsubok. Sa buwan ng kababaihan, sama-sama nating igalang at pasalamatan ang kanilang walang sawang sakripisyo at pagmamahal. Happy Women's Month mula sa Radyo 5, True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. 46 ng hapon si Mr. Tyron Aldaya at nirereklamo nila yung security guard daw po na Idol Raffy. Pasintabi lamang po, lalo na sa mga pet lovers dito. Naku, pet lover ako. Yes po, Idol Raffy, masakit sa puso po ito. Mr. Tyron po, nirereklamo daw po yung security guard daw po na nanglalason at pumapatay daw po sa mga asong napapadaan sa bakanting lote na binabantayan po niya. Oh, maganda hapon po, sir, ma'am. Okay. So, itong si Ray Panao, security guard. Opo, sir. Sa isang bakanteng lote. Opo. Nalason po yung aso nyo? Binaril po, sir. Yung sa binaril? Po, binaril, opo. Yung sa kanila po, sir, nilason po. 15 aso po. Ang dami naman? Bukod pa po yung iba, sir, sa gwardiya. Sa okay. Ibang bantay po. Paano po nalaman na siya? May mga ebidensya po kayo? Opo, sir. May witness po. May mga video. Pero in the first place, dapat po yung mga aso natin nasa loob ng bahay, nakatali. Ako yung mga aso sir. Po. Bali yung kay Ate Pangga po, sir. Bali, kinukup niya lang po yun. Inabandona na po yun eh. Kinukup niya po. Okay. Kitang-kita, may video kayo na binabaril niya. May witness din po, sir, na siya bumaril. Tapos 50 na binabaril niya. Dalawa po. Pangalawa po yung sa amin. Okay. Tapos nilason. Anong lasong ginagamit niya? Hindi po namin alam, sir. Kasi nakita lang po ng isang gwardiya. May nilatag siya mga pagkain po doon. Kasama po yung aso niya sa namatay na tatlo. Ah, papakainin niya yung opo. Aso. Opo. Tapos lalagyan niya ng lason. Opo, sir. Tapos bumubula na lang. Opo, sir. Nandito po, sir, yung video, sir. Yung pwede makita. Labas nga natin.
tingnan natin. At kausapin natin tong si ano? Ito po, pinasa ko na rin po ito, hindi pa po nasistin. Nako, matatagal ito sa pagkakasecurity guard, baka makulong pa pag minalas malas. Sir, at saka ano po sir, may yes, singit po sir, yung may tinutukan din daw po yung bata ng baril yun eh. Yung bata po tinutukan niya ng baril. Nako po, delikado. Bali si Ate Pangga po sir, nakakaalam sir. Nakita niyo po ma'am? Bata tinutukan niya ng baril? Ito na. Sir Ray Panaw, magandang hapon po sir. Ay, magandang hapon din po, Idol. Eh, bakit ka namamaril ng aso at nanalason pa? Ba't ganun, sir? Ay, sir po, hindi po ako nanalason po. Sa totoo lang po, hindi muna nila... Ang totoo po dyan, yung mga kambing ko po ang pinapatay ng aso. Mga ano po? Mga kambing ko po. Ang dami na ho. Pang 19 piraso na ho na kambing ang napapatay ng mga aso na yun nila. Pag tinatanong ko po kung kanino aso, ay hindi po sila umaamin. Sabi nila, hindi kanilang aso. Okay. Pero ano po yung pinapakain nyo na po yung mga aso at pagkatapos lagyan nyo ng lason, may kasamang lason at ka mamatay? Ay, wala po ako dyan ginagawa, sir. Kasi kung ako nalalason ng aso, ay hindi ho ako makakapangano ng... Hindi ako makakasto na pinatay ko ang aso na yon dahil nabutang ko. Hindi na ho ako magdaganon. Okay. So, sir, wala ko akong ginagawa, sir, na pampapatay sir, ng aso na panglalason. Wala po. Sige po. Sir, imposible po kasi na hindi po siya yung bumaril ng aso. Kasi po, last year po, meron din pong binaril na aso yan. Nakita po ng dalawang guard po doon sa amin. Na binaril niya po. Yung ginamit niya pong, kanakabana ko eh. Baril? Ginamit niya pong, anong tawag doon? Air gun po. Okay. Yung nakita po sa aso namin. Yung aso po kasi yung aso namin na binaril yun. Yun po yung nire-reclam ngayon eh. Yung bala po, pang air gun po. Nakikita po namin yung baril na ginamit niya. Pag nadaan po kami doon, kasi nadadaanan po namin sila pag palabas po kami. Yun, nakikita po namin yung baril na ginamit niya sa aso namin. Oh, okay. Oh, so may video po dito. Of course. Sir Ray, nangingisay-ngisay po yung aso. Opo. Matapos ay, barilin. Ayan, binaril. Ayun po. Yung nilasun aso na yun lang po ang naabutan ko nilasun po. Pero yung panlalason, sir, wala po akong ginagawa okay, hindi, dyan. Okay, meron nga po dito ang aso eh. Hindi po namin pwedeng makita. Medyo brutal po ito. Nangingisay opo po. Opo. Pero yung mga kambing ko po, hindi nila pinakita. Bakit? Meron din pa ang kambing na namatay? Nung araw na yun, no, dalawang kambing. Pag kinabukasan, isang kambing ang namatay sa kulungan dahil tinagat ng aso nila. Oh. Nandito, may picture ho yung kambing. Yung ano, picture? So, parang gantihan to ah. Hindi, kasi alam niyo, sir. Bali, pinakita niyang kambing, sir, walang kakagat-kagat, sir. Sinabi niyang inat-ngat daw po ng aso, wala nga pong dugo. Kahit isa po. Pero in the first place, ma'am, itong stand ko kasi animal lover ako. Apo. Ang aso ko po, 14. Opo. Pero... Kayang-kaya ko po bantayan na sa loob lang po ng pamamahay ko. Hindi ko po pinapayagan lumabas. Pag lumabas yan, merong kadena yan, may leash, pinapasyal po ng mga kasambahay. Apo. May bawat kasambahay, may assign ng mga aso, pinapasyal pang exercise sa labas. Pero never po namin pakawalan lang dyan. Sir, kasi, bali po kasi yung aso na yun, ampun lang po namin yun, sir. Pero bali kahit parang next time, ma'am, ang tamang pamamaraan sa pag-alaga ng aso, dapat po palagi tayo nakabantay, may leash, sir. O dili kaya nasa bahay lang natin. Opo. Kasi pag pinabayaan po natin yung sa kalsada, pwedeng masagasaan. Ito na nga nangyari, pwedeng malason. Marami pwedeng mangyari o sila mismo nakakagat. Ganun po dapat, the opo proper way na pag-alaga ng aso. Dahil kung hindi ma'am, pwede yan mahuli ng city yung, pound. Yung kambing niya sir, pakawala din yun eh. Ay iba naman po ang kambing, iba yung aso. Yung kambing po talaga dapat pakawala yung kambing. Yung pag-alagala dyan para kumain ng damo. Ano po? Ganun sa amin. Ay, bang usapan yun? Hindi po... Kaya nga, kung gano'n po, dapat barangay. Nakarating na rin po, sir. Nakarating okay na rin po sa barangay. Sir, pwede po magsalita. Umamin na rin po yan, sir. Sige po. Kasi po yung party po sa mga aso, sir. Yung aso po, ako po mananahi. Kapag umuwi po ako galing sa tahian, nakikita ko po yung mga aso dyan sa container, but ang papayat ho, walang mga may-ari. Ang ginagawa ko po, bumibili ako ng yung pinagtahian ko, binibili ko ng 6 na kilong bigas, tapos niluluto ko. Pinapakain ko sa kanila. Tapos you must stray dogs. Yun lang po ang nangyari. Okay, so hindi ko may-ari nung kundi. Wala po akong kaaso-aso, kahit isa mga stray dogs. Yung mga pag-alagalang aso sa kalye, pinapakain nyo. Tapos po ang nilaso ni Kinsey.
30 po ang pinapakain ko. Halos po wala na kaming makain dahil yung aso po ang inuuna ko. Okay, sige. Iparating natin to kay ano? Kay... Tapos makikita niyo po, ganyan po ang kalagayan ng mga aso. Sabi-sabi nangingisay kinabukasan ng hinabol ang kambing niya. Dali po. Miss Sharon Bengson, yep, ng PAUS. Magandang hapon po. Yes po. Good afternoon po, Senator Tulfo. Yeah, Philippine Animal Welfare Society ang PAUS. Ma'am, pakiimbestigahan po itong aligasyon ng mga complaint namin na itong security guard binabaril at nilalason ang mga aso, yung mga stray dogs sa lugar, at meron daw po sila mga ebidensya. In fact, meron isang video kung totoo po, para kung ganon, pati ako po makikialam at siguraduhin kung may kalalagyan itong security guard na ito. Ma'am Sharon, ano bang yes, kaso po pwede may sampa at ano pong parusa doon sa mga malupit sa mga hayop, ma'am? Opo. Ito po ay violation ng Animal Welfare Act. So pwede po silang sampahan ng kaso against yung violation po nito. And kung mapapatunayan po, ang current po na parusa sa kanila is minimum of 6 months imprisonment to maximum of 2 years imprisonment po. At pwede pong patawan din ng judge ng hindi hihigit sa 200,000 pesos po na fine. Makalaki-laki. Sige po, may pagtulungan po kami sa inyo para imbestigahan po itong si Ray Panao. Kung totoo po yung asumbong, kung totoo, di may yari siya. Sige ma'am, kukontakin po namin kay Ma'am Sharon ham later. Salamat po Ma'am Sharon. Okay, Thank you po. Okay. Mr. Edgar Bariwan, Security Agency and Guard Supervision, Regional Civil Security Unit, SOSIA. Ayun. Si Master Sergeant. Edgar. Sir, magandang hapon po, Sir Edgar. Sir, magandang hapon, sir. Meron pong aligasyon isang security guard na naglalason at na namamaril ng aso. Imbestigahan nyo rin po ito at gusto ko po na after siguro 1 week tapos ng investigation, kung ano po yung result ng investigation at kung ibig sabihin po talagang ginawa niya, eh, kayo po dyan sa SOSIA, pwede nyo po siguro siyang patawan ng parusa. Ano po? Yes po, sir. Yes po. Basta makarating lang sa amin dito yung affidavit of complaint ng ating may-ari ng aso o kung sino man ay may legal standing to file the complaint, antayin ko po dito sa opisina, sir. Ay, salamat, salamat. Sige po, Sarge, pupunta kami dyan sa inyong tanggapan. Salamat po, Sarge. Thank you. Salamat po, sir. Salamat po. Sir Ray. Opo. O, narinig mo, pwede ka makulong. Ay, sasagutin ko po, sir. Kaya lang, ang tinatanong ko lang din ho, pag ako naman kasi ang nagtatanong kung kanino mga aso, wala ho yan umaamin. Ngayon ho, namatay yung aso na yon, ang sinabi ay kanila na po. Hindi po ako umalis doon sa aso na yon. Binantayan ko kung kanino talaga yon. Nandala po, sir. Alam po, sir Ray, ganito, turuan kita ha. Kung halimbawa may aso na namimirwisyo dyan sa binabantay mo, sa lugar mo, 2 things that you can do, tawagan mong barangay. Ay, sinasabi ko na po yan, sir. Wala silang reaction dyan. Well then, pwede mong tawagan yung City Pound, yung sa City Hall. Para yung City Hall, hulihin mga yan, mga asong gala, kung kinakailangan. Ganun lang po yun. Katulad ng sinasabi. Ano nangyari, nilalagay mo sa kamay mo, yung paglinis ng mga aso dyan, papatayin mo, lasunin mo, bawal yan, makukulong ka nga. So next time, sa barangay, kung ayaw kumilos ng barangay, tawagan mo ako, dito. O, punta ka dito. Di ba, pahuli natin lahat yung mga aso, kung talagang perwisyo, nandiyan yung City Pound. Okay? Opo, opo. O ngayon, paimbisigan ka namin. Pag lumitaw na talagang may kasalanan ka, sir, pasensya ha. Opo, opo, sir, opo. Okay lang. Katanggapin ko po, sir, kung ako may kasalanan. Opo, sir. Ilan ang pong kambing mo namatay? Ang 19 na po yon na kambing. Ano nangyari doon sa 19 kambing? Ay, yung mga nauna pa po ng mga kambing, nililibing na lang ho. Yung huli ho nitong last ho na nung isang araw lang, ang buntis na namatay ay nanghihinayang naman kami, binigay ko sa kapitbahay, kinatay nila. Ano yung kinagat ng aso tapos na ano, na rabies? Opo, kinakagat ng aso kasi ang kambing po pagdating sa sugat mahina po yan. Hindi ho yan halos mabuhay na. Anong binabantay niyo po? Ano, vacant lot? Oh, bakanting luti po, private property po ito. Opo, tapos ngayon may mga kambing kay alaga diyan. Opo, opo. Ilan bang kambing lahat-lahat diyan? Ay, ang kambing ko, nasa mga 20 piraso yan. Kaya lang, hindi makadami dahil nga sa... So, 19 ang kinagat at namatay, isa na lang titira?
Hindi po. Eh, marami pa ako ngayon yan. Kasi mula pa ako noong 2019 po ako nag-aalaga niyan. Ah, okay. Mula pa noong 2019. Anong ginagawa mo sa mga kambing? Hindi ko pinapansin. Anong ginagawa mo sa kambing? Hindi po yung mga ano. Sir, anong ginagawa mo sa kambing? Binibenta mo rin? Oo, pang ano rin, pang dagdag panghanap buhay din po. Tama nga naman. Magaling si sir sa diskarte. Wala namang masama doon. Hindi illegal yung mag-alaga ng kambing. Diba? Opo. Okay. Sige sir, paimbisigan ka namin sir. Pag, opo, sir. Pag napatunayan na yung sumbong ay mali, eh siyempre sir, of course, eh absuelto ka talaga. Sisiguraduhin ko na itong nagsusumbong na mali, may kalalagyan din. Para ako sir, inaamin ko po yun. Yung aso talaga na yun, napatay ko talaga dahil actual kong naabutan. Ayun! Sir. Huli. Umami na rin yan sir sa mga barangay. Sir, ganun din po. Hindi, sino ba naman ho ang may-ari na hindi papatayin yung aso na yon? Ay, inaawat ko ho, ako naman ang binabalingan ng aso. Look, bait ng aso na yun. Sir, namahaming ka diba? Na pumatay ka. Ayun na sir. Ayun na sir, diyan te kayo mag-umisa. Sige sir, makapalo na kami. Lang, pero wala akong pinanlalasong na aso. Pero at least, anong ginamit mo sa pampatay? Baril o gulok o ano yun? High speak? Ergan ho, sir, ergan. Ergan, o, diba, o tama, tumutugma. Diba, sir? Okay, sige sir, paalam muna kami. Paimbestigahan ka namin sir, nako delikado ka eh. Opo. Nanggigil tuloy ako sa iyo, ako po yung animal lover, nako. Nako sir, nako sir. Ay sir naman eh, ako naman po matagal na po rin nag-aalaga ng hayop. Ay naku, lagi naman pinipiresyo din ang mga aso maski po sir. Okay sir, pasensyahan tayo. Ayan, isa lang inamin mo, delikado ka. Opo. Baka matanggal ka sa pag-isip. Dito pa naman sa barangay, inamin ko na sige po yun. Ayun. Diba sir? Opo. Paalam na tayo, sige. Okay, at ako sapin po namin kayo sa kabila, ma'am. At bukas po muli mga kapatid, maraming salamat po. Ako po si Shari naman. Magandang hapon po. Rapid tool pa po. Mabuhay ito mga Pilipino. Mabuhay ating mga FW. Mabuhay ang ating mga magagang Pinoy. Salute. Sa Bardagulan Serye. And ako po muli si Shari Roman. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At syempre ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Ang program pong ito atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Hindi umatalas at di umayaw sa bawat laban dahil ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine Tsongaria Sinumarium at GABA, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa.
Ang Robas po ay 70 pesos SRP per tablet. At meron din po tayong Robas Extreme para sa mababang romantic date kasama si Mrs. Ito naman po ay 140 pesos per capsule lamang at pares pong mabibili. At available sa all leading drugstores nationwide. Datid sa atin ng ATC Healthcare Corporation. International Corporation. Your trusted life ally. Mm-hmm. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Big savings with rewards and discounts. Savings yung pinaka-goal ko this 2024. Buti na lang may Fortune Pay app dahil nakakaipon ako ng points na pwede kong i-convert into discount coupons na magagamit ko to lessen ang babayaran ko sa aking mga bills. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Available na po ito sa Google Play Store at Apple App Store. Ayan. Okay. Ano ba? Ang ating topic. Pag-uusapan. Kakaansakit-sakit ng iping ko. In-adjust na. Masakit ka din. Hindi, kasi ang pinakamasakit dito yung ano, chain braces. Iba yung sa taas, di ba? O kapal? Iba yung kapal. Kumuha. Ah, bakal na. Hindi, yung iba yung goma. Ang sakit-sakit talaga. Mahigpit pa kasi. Parang sobrang sa una, sakit. Mahigpit pa. Pag tumagal, luluwag na. Luluwag na. Ang sakit. Ito. Ang so sakit. Topic, pero next month, ano? Wala na tayo. Na? Wala na tayong braces. Ano, mag-adjust ka na naman. Mm-mm. Kaya, ang sakit-sakit. So, ang topic natin for today ay nostalgic moments. Uy, napag-usapan kasi natin last time. Yung mga marami ginagawa nating childhood. Yung mga ginagawa natin ng childhood. Like, ano ba? Siyempre, of course, yung mga laro dati, hindi na wala yung mga bata naglalaro ngayon sa labas. Madalang. Sobrang dalang. Kaya ako, sabi ko nga, natutuwa ako kapag may mga pag may nakikita ako mga bata na ano. Yung na naglalaro. Patintero. Ano yung favorite mo ulit? Patintero, di ba? Patintero tsaka Chinese Garden. Tsaka Chinese. Jackstone. Jackstone. Mm. Mother, ano yung tawag nila? Pa-Olympic na ako nun. Ano yung mother? Ano mother? Mother? Di ba mother ka na? Ano yun? May tawag nga sila basta doon. Basta mother pag something. Pag ano, super galing mo na. Oo. Uh-uh. Kumbaga ikaw yung queen mother feels ganyan. Chinese garter, ano pa yung isa? Yung 1020. Mm-hmm. Medyo nahihirapan ako sa 1020 kasi naalog dede ko. Ako kasi nung time na hindi pa ganun kalaki. So, confident pa tayong tumalon-talon ganyan. Pero dati, wala pang mali siya. Tsaka dati, hindi ko alam kung gumagamit pa yung mga bata ngayon, yung baby bra. Yung sando lang, literal na sando. Oo. Para siyang, kasi ginagamit natin na eh. Para siyang sports bra na bra na puti. Sando lang. Oo. Pero walang higpit-higpit dito. Diba? Tapos, ano, yung medyas natin, yung may ruffles. Mm-mm. Diba? Tapos naalala mo, nung elementary o high school tayo, yung may gulong na sapatos. Mm-mm. Ah, heelys ata tawag doon. Oo, diba? Imported din, mahal pa yun eh. Kasi pag nakaganon ka, sikat. Sikat ka, pero pinagbawal sa school namin yun eh. Eh kasi, in dami fairness na naman, totoo naman kasi, nakakadisgrasya siya talaga. Oo. Kaya dati pag ganun, ayaw ng DO namin, Discipline's Office, pinapapalit talaga ng shoes. Tsaka nung dati, ano pa ba yung mga nilalaro? Wala na ako nakikitang naglalaro ng ani. Ng Jolen, Tex, Pogs, Piko, Yoyo nga, wala na ako nakikita naglalaro ng Yoyo eh. Yu-Gi-Oh. Ayun, nalaro ko eh. Tsaka Tex, tsaka... Ano yung bilog? May bilog eh. Beyblade. Oo. Beyblade. Pang lalaki yarn. Beyblade, tapos meron ka pang arena. Ah, true. Pag super batikan ka, may sarili kang arena. Oo, di ba? Kasi ko yung nagpapalaro. Oo, di ba? Oo. Oh, tapos meron pa, alam niyo tong tunog na to, ano yan? Yan? May bago hindi, tayong notif. Hindi, messenger yan eh. Oh, grabe siya. Naalala ko yan. Wait lang. Naalala ko yan. Once upon a time. Meron pa.
Tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Pag pinagalitan ka ng ano, ng magulong, hindi mo ginawa yung homework ko. Nanonood ako. On my siniskwela. Nanonood ako siniskwela. Meron pa isa. Hiraya manawa. Ayan yun. Bawat bata grabe. May tanong. Ang tanda ko. Hindi okay. Meron pa isa. Hiraya manawari. Hindi ko masyado pinapanood din. Ang pinapanood ko, Once Upon a Time, tsaka Siniskwela. Once kasi amazed na amazed ka pa sa mga magic, ganyan. Mm. So, yun yung pinapanood hindi ko. Hindi ko makakalimutang moment sa Once Upon a Time. Anong kwento hindi mo makakalimutan dun? Yung about sa... Yung pag naglunok ka ng ano, buto. May tutubo. May tutubo. So, natatakot ka maglunok. Kasi, totoo. Kunyari yung mga munggo-munggo, natatakot akong lunokin. Tapos, grabe naman parang... Ano yan? Ano yan? Siniskwela ba? Hindi ata. Eh. Matinik! Batibot. Hindi ko napanood ang batibot. Hindi ko pinapanood. Iba pa. Charot. Nag-enjoy. Iba pa. Give me more. Tapos dati... Hoy, kami tawa-tawa ka dyan. Mas matanda ka sa amin. Batch kasi ni Kuya Ronnie yun. Ay, so batibot. Hindi Hindi. Teacher na sila nun nila in real. Hindi nila batch yun. Hindi sila estudyante nun. Meron pa, ano, sa umaga pinapanood ko yung Judy Abbott. Feeling ko, ano, friend nila Ronnie sila, no? Queen Elizabeth. Nakaka-chaan niyo yun, no? Minsan na, ano, nakakatagay niyo. Nananood ka Judy Abbott? Hindi. Daddy Long Legs? Hindi. Iba pa? Meron, hindi kasi inaabangan ko yun eh. Magkakasunod na yan eh. After ng mga siniskwela, after ng umagang kay ganda, ayan, may mga Prince Sedi? Yun medyo napanood ko. Prinsipe Sedi? Oo. Si ano, Tom Tos. Oo, meron pa. Hindi, yung cartoons. Cartoon. Tapos, ayan, si Princess Sarah. Magkakasunod na kasi yan. Oo. Kasi, ang alam ko, 8 o'clock, Powerpuff Girls yun. Tsaka ang pinaka-ano natin, Cartoon Network. Oo, yung pinaka-Netflix natin. Cartoon Network, tapos Disney. Ang Nickelodeon, fan ka ng Nickelodeon? Oo. Ako hindi akong fan ng Nickelodeon. Ako sakto lang. B1, B2. Ah, dati meron akong pibulit ko yan dati. Basta saging eh. Tsaka malaki, no? Alam mo na, bata ka pa lang, ito talaga gusto ko. Si Doding Daga. B1 at B2. Oh, Doding Daga. Tapos ano, Tom and Jerry. Dexter's Lab. Classic naman kasi yun, Tom and Jerry. Dexter's Lab. Oo. Nililoko nga ako ni Ralph. Favorite kasi ni Ralph yun, yung show na yun. Siya daw si Dexter. Ako daw yung ate. Si Didi. Oo, yung laging busit. Oo, si Didi. Hindi naman ako busit sa kanya. Hindi ko rin alam. Teletubbies. Hindi ako masyado fan ng Teletubbies. Tapos tinatag ako ni Ralph sa mga meme na ano. Alam mo yung mga lumalabas sa FB na meme na tag your sister. Pero unggoy, ganyan. Tag your beautiful sister. Oo. Tapos unggoy, buisit. Iirita ako. Tag your beautiful sister. Mm-mm. Tsaka ano pa, Teletubbies, hindi na namin masyado na ano yun eh. Teletubbies kasi parang seasonal. Oh. Tsaka parang wala sila masyadong ginagawa. Nandun lang sila sa garden. Ganun lang. Ganun lang sila. Wala. Pero hindi ko makakalimutan ng episode sa Once Upon a Time. Yung ano, hinahabol siya ng mga gulay kasi hindi siya kumakain ng gulay. Oo. Oh, tapos ang nangyari, lumaki yung mga gulay. Alam mo, hindi talaga ako nakatulog nun. Mm-mm. Kasi feeling ko gusto ko na kumain ng gulay lagi. O, kasi ayaw mong habulin ng gulay. Oo. Diba? Parang dapat ibalik na ng mga ano yun eh. Bongga nga. Ibalik na lang nila yung mga ganun klaseng palabas. Pero kasi kahit ibalik nila, sa sobrang dami ng sources na. Sa bagay. Kasi sa Netflix, meron na din silang pang kids eh. Oo. Like lahat ng gusto ng kids nandun na. May games na nga Netflix ngayon eh. Kaya, once upon a time, tapos pupunta ka sa ibang ano, dimension. Wala na kasing naniniwala dun ngayon. Parang yung mga bata ngayon, alam na yung reality. Like, wala nang Santa Claus, ganyan. Oh. Okay, alam nila na magulang nila si Santa Claus. Yung naglalagay na si Tooth Fairy, ganyan. Oh. Naabutan mo ba yung boom na boom sa Cubao? Oo. Wow! Mahilig kasi ako mag-rides.
Kailan ba nawala? Ito lang yun eh, nawala yung boom na boom. Parang mga 2000 parang ever six. Since nag-open yung Star City, parang wala nang pumupunta. So, parang nag-close na sila. Wala na rin yung kasi ano. Parang Peria type siya, di ba? Open air, literal lahat. Ano yun, kuya? Yung nasa COD dati? Yung nasa Green Hills na ngayon? Yung parang may nasa taas? Iba pang clue. Ayan, tatype na ni Kuya Ronnie. Si Kuya Ronnie nakakaalam nun. Oo. Yung nasa COD sa may isitan dati, kuya. History yan eh. Libro yan si Ronnie. Oo. Ano na? Oo, yun nga yung tuwing Pasko. May mga nutcracker. Oo. O, hindi niya rin maalala. Tsaka, yung bata tayo, parang, ang sarap-sarap na may bago lang tayong laruan. Ang saya-saya na natin. Tapos, pagising, lalo na inaantay natin yung summer. True. Kasi sa summer kasi, parang, kailan ba ang summer? Mm-hmm. May, June. Ah, tama, mga May. After May, papasok na ng June. Tapos, pagpasok mo, ang sarap-sarap sa feeling bago yung mga notebook mo, tapos mamimili ka pa yung mga Sanrio na notebook. Nalala mo yun? Mm-mm. Sanrio na notebook, tapos mamimili ka ng bag. Ay, hindi. Wala akong artista notebook. Kasi gusto ko Sanrio. Oo. Baby girl nga siya noon. O, tapos yung bag ko, may ano, may staff toy sa loob. Yung roller, yung ano ko. Maangas ko pag naka-roller bag ka. Oo, naka-roller bag ako. Hindi pero ngayon pag nag-roller bag ka, anong benta mo? Kasi yung roller bag ko ngayon, yung mga ano, yung pang-grocery. At sure. Pang ano, lolang-lola talaga. Oo, ganun na yung mga gamit ko ngayon. Pero before yun, naka-roller, hindi, roller bag ba tawag dun? May tawag sila dun eh. Tapos meron pa nga yung Trolley? Roller bag na nauupuan. Yung pa-rectangle. Pangas nga ng paangas. Hindi ako nung ganun. Pangasan nga ng trolley bag. Hindi ako na ganun. Tsaka pencil case. Pencil case. Maraming pindutan. May second floor. Maangas ka pa nun. Tapos may second floor. Kung may sharpener, may pinipindot. Meron pang isa. Yung sa Nickelodeon, yung kapag nakompleto mo yung set. Alam mo yung gigising ka sa umaga, tapos Christmas party. Diba? Tapos, ang saya-saya nyo lang. Tapos, yung nanay mo nanonood ng umagang kay ganda. Sa school ba yan? O, na Christmas party. Ha? Sa school ba yan na Christmas party? Mm-mm, sa school. Ah, diba? Oo. Excited kang pumunta sa school kasi nga Christmas party. Yung si Kuya Ronnie dati na ano niyan, yung mga naliligo sa ilog. Maakit sa puno ng mangga. Ganun yung mga laro ni Kuya Ronnie noon. Oo. Ano pa yung nilalaro mo, Kuya Ronnie? Ay, tatiga mo. Tapos dati, oo nga, no, yung meron mga ka posters. Mga poster. Hindi ko masyado naabutan yung ano eh. Pero dati, kami ni Pam kasi minsan banding namin nanonood kami ng Claudine Barreto, yung mga dati, mga OG. Tapos, hindi ko alam, pero mas natutuwa ako sa mga comedy noon, sila Babalu. Sobrang tawang-tawa talaga. Alam mo yun? Anong si Ming-Ming? Ay, oo. Panood mo kay Ma'am Sel. Sobrang benta talaga sa akin si Redford tsaka si Babalu. Si Ming-Ming. Eto. Ayan. Tapos meron pa yung sino pumatay kay Magellan. Ay, si ano yun eh. Yung pumatay kay Magellan. Oh, hindi ako hindi yun. Hindi ako alam kong patay. Naingit ka. Gusto mo sabay mamatay? Ikaw pala ang mimimimimimim? Akala ko motor na? May tatanong ako! Ano yung tatanong mo na naman? Ano kaya yan? Paano under to? Ming-ming-ming! Pusa ba ako? Tawag ang tawag sa akin, pusa ba ako? Grabe, ang gaganda talaga ng mga comedy noon. Grabe talaga. Mas genuine, no? Grabe. Tsaka yung ano, yung kay Magellan. Ay, Diyos ko, grabe talaga. Huwag mala sa mga nilalaro natin. Kasi sobrang simple lang ng buhay natin nun eh. Pero hindi tayo nabuboard. Oo. No? Ngayon parang hindi lang mala
ma-ano, hindi lang natin mahawakan actually yung cellphone natin sa isang araw. Or kahit masabihin mong 5 hours, parang bored na bored ka na. Mm-hmm. No? Tsaka pag walang wifi, irritable ko. Diba? Parang kailangan, ngayon napapatakbo na, kahit sa TV eh, hindi ka na makakanood ng TV kapag walang wifi eh. True. Diba? Hi, Ate Karen Kapangpangan ng Kuwait. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, hello. Welcome back. Welcome back. Hello po, ma'am. Oh. Good morning. Magandang hapon po sa inyo dyan. Sa ayan. Pinas. Ate Karen, ano yung hindi mo makakalimutang moments nung bata ka pa? Naku, ma'am. Ang dami. Mm, ano yun? Hindi po kasi happy yung moments ko nung kabataan, ma'am. Eh, kaya masyadong ano, memorable para sa akin. Yung mga galing ka sa school, tapos kasama mo yung mga kaklase mo, naglalakad sila, mga ilang kilometro din yung layo, tapos magbabasag kayo ng ano, ng niyo para kainin, tapos maliligo sa sapa bago pumasok sa school. Ay, we! Saan ba ang probinsya nyo, ma'am? Po? Ano po, ang saan po ang probinsya nyo? Iligan City po, ma'am. Ah. Yun yung ano, yun lang sa naman sa school, pagaling mo sa school, yun masaya yun, masaya kasama yung ano. Kasi ibang-iba na kasi sa panahon ngayon, mobile na eh. Hindi na tulad nung dati na naglalakad kayo pa uwi, papunta sa school, ganun. Tapos, ano, kasama yung mga, ano, mga kaklase mo, naghahabulan while papunta sa school. Tapos ganun, magkukuha kayo ng, pag may napulot kayong, ano, mga buko dun sa daan, yung mga niyog, babasagin nyo yun sa bato, tapos kakainin nyo. Ayun, ang saya-saya kayo nung ganun na moment. Tapos, naglalaro, habang naglalakad, ganun, nagsisigawan. Hindi na tulad ngayon na nagsiselfone na yung mga kabataan. Ang dami talagang pagkakaiba noon at saka sa ngayon. Kaya, minsan na iahambing ko yung moment nung mga kabataan noon. Na ibang-iba talaga sa ngayon na buhay. Ganun po. Meron pa, di ba, yung tirador ba yun? Opo, ma'am. Yung ginagawa ano, lang yung, tirador, yun, di ba? Well, yung bulsa mo, punong-puno ng bato. Oo. Kasi yung lolo ko noon dati, ginagawa yung mga pinsan ko noon. Opo. Tapos, ano, yung kamay mo, puno-puno rin ng mga, yung tinatawag nila na goma, yung lastiko yung tinatawag sa amin. Oo. Yung para, yun po. Tapos may Chinese pa. Tapos bago nga kami umuwi, maglalaro muna sa school kayo. Pagdating sa bahay, yun, abutin palo. Ngayon, ano yung palayok-palayukan? Ah, yung nagluluto-lutuan po kayo. Yung gano'n, yung nagbabahay-bahayan po. Yung sinasain nyo, yung putik, yung mga dahon. Tapos mag-usap-usapan kayo, kumuha ka ng saging dun sa kapitbahay, mangukuha ka ng saging, tapos lulutuin nyo. Dati tapos kasi, madam, parang dati ang nanay ko, binilan ako ng palayok-palayukan. Sabi niya, ganito daw kasi yung pinapabili niya noon sa lola ko. Kaya dati, parang naikwento ni mami, ayaw siyang isama ng lola ko sa palengke kasi nagpapabili siya palagi ng palayok-palayukan. Tapos yung mami ko one time, binilan ako ng palayok-palayukan sa Antipolo noon. Sabi niya, itabi ko nga daw. Hindi ko na alam kung nasa na nga yung palayok-palayukan ko na yun. Kasi nga daw, yun yung palaging ano. Kumpara dun sa mga nilalaro ngayon na plastic-plastic na. Plastic. Tapos sa amin gamit namin sa dati yung lata ng sardinas. Okay. Yung lata ng sardinas. Tapos tansan-tansan. True. Opo. Yun po. Tansan. Tapos talagang gumagawa kami ng bahay-bahay. Talaga na pwedeng tulugan. Dati nga, favorite ko din pagtapos ng klase. Kasi after class, dumidiretso. Punta ako kay mami sa library. Mm. Doon sa gilid ng library, lagi ako nanguhuli ng tipuklong. Oo! Lagi kong gustong-gusto ko nang uhuli ng tipaklong. Ako naman ano, langgam. Yung itim. Langgam. O, tas pahirapan yung mo. Ay, yung ano, antique. Ay, antique ba yun? Antique. Oo. Hindi ba yung red yun? Masakit yun. Hindi, yung black na malaki. Nangangagat din yun. Oo nga. Pero hindi ko siya, grabe naman pinapahirapan. Ano ba pinagdaanan mo? Yung ano, wala lang. Gusto ko lang sila. Kasi mas friendly sila kaysa yung red. Red. So wala, nilalagay ko lang sila sa jar. Ang hindi ko pa nakita, alitap-tap. Ah, mahirap ata makakita. Sa gabi yan, ma'am, alitap-tap. Sa gabi kasi yun. Pero sabi kasi, parang ngayon daw kasi dito. Madami naman sa amin tutubi. Tapos tinatalia naman pinapalipad. Ay, oo, tutubi. Nanguhuli din ako dati tutubi. Pero ngayon natatakot na ako sa tutubi. Dati kasi, sa lagubang ang ayoko.
Ay, oh, ay, malaki kasi yun, mama. Natatakot ako. Hindi ko alam bakit yung mga kapatid ko laging may ano na sa lagubang. Tapos yung mga kapatid ko, yung actually yung pangalawa, meron siyang box, puro gagamba. Pag sa gabi yan, ma'am, gagamba. Ganun. Ganun din kami, nang huli din kami ng gagabi, ng gagamba. Tapos pag uwi ng bahay, nagtatakutan. May multo, ganun. Ay, alam mo, isa pa, hindi natin, hindi kompleto ang childhood mo pag di ka nanood ng Magandang Gabi Bayan Horror Special. Ah, sabi ko sa'yo. Hindi na alas 6 ng gabi. Oo, lahat inaantabayanan si kabayan, Noli De Castro. Tapos nagkukwento na siya niyan. True. Diba? Hindi ko makakalimutan yun yung ano eh, parang minahagip. Matagal na to, pero parang nung time na yun, may CCTV yata sa area, tapos may nakikita na babae na sumusunod talaga sa kanya, yung babae na pasulpot-sulpot. Mm-hmm. Ay, tapos yung lola, tapos yung lola ko, inutusan ako bumili ng suka. Ay, hindi yata. Sabi ko, kung nga, nai, sabi ko, nai, kung uutusan mo ako na isasama ko si ganto eh, wala namang gusto sa mga apo niya na tumayo. Mm-hmm. Hindi kompleto ang childhood mo pag hindi ka nakanood na Magandang Gabi Bayan. Yung ano, ang tawag dito? Halloween special pala, horror special. Halloween special po. Oo, Halloween napanood special. Napanood ko rin naman po yun. Tapos inuutosan kami ng lola ko na, eto, magtaya ka muna doon yung ano, yung gambling dati. Kaya yung lola ko, mahilig ko. Tapos, mag, ano, utosan ka, alas 6 na ng gabi. Tapos, walang katao-tao sa daan. Kahoy lahat eh, kasi bundok yun. Tapos, alay na lalakarin mo. Tapos, pag tumanggi ka naman, papaluin ka. Ayun, kaya ganun. Napapanood namin yun. Kasi wala naman kaming TV. Nakikinood kami dun sa ano, kapatid ng lola ko. Tapos yung movie is yung kay Kabayan. Pag uwi mo, takot na takot ka na. Mag-aantay ka na lang ng may sasamang lalakad papunta dun pa uwi sa daan. May isa pa eh. Yung pinsan ko kasi, tsaka ako. Sinasama kami ng lolo kasi dati sa Marikina, yung Marikina River, sa Riverbanks, actually parang hindi pa nga tayo talaga 100% yung Riverbanks Mall eh. Uh-oh. So naabutan namin, nangingisda kami dyan. Tapos one time, itong kuya ko, hinatak siya ng isda papunta sa ilog. Kaya baho-baho namin pag-uwi. May mga ganun. Tapos nagbabike kami dyan. Ngayon kasi, pag nagbike ka sa Marikina from Riverbanks to Bayan, may isa, anong trail yun? Yun yung inaano namin. Pero dati kasi, ang sarap-sarap magbike dyan sa Riverbanks. Yung ilog dyan, tabing ilog. Kaya lagi na, namimingwit kami dyan, nangingisda kami dyan, late, ng lolo ko, tsaka ng pinsan ko. Tapos tamang bike-bike lang kami. Tapos pag uwi, maglalunch na. Yung lola at lolo ko, hindi ako pwedeng tumayo sa pagkainan nang hindi ko nauubos yung gulay. Oh, lagi namang gulay. Laging gulay yung ulam ng mga kabataan dati. Hindi. Bihira lang magkakakarni. Pero alam mo, pag lalo ako na nagkaanak talaga, pasasanayin ko sa gulay. Sanayin ko talaga sa gulay. Kahit papak-papak lang ng mga kalabasan. Oo. Diba? Ngayon naman yung mga bata, marami naman ng food na parang pwedeng incorporate yung gulay na hindi nila mapapansin. Mm. So, kailangan na maging creative. Mm-mm. Gawin mong sungay. Si ano, si Grace na nakain ng? Mahilig siya ng ano, squash. Oo. Tsaka, lahat naman, ayaw, ang palaya lang. Siyempre, ayaw naman ng bata talaga mapait. Ang palaya ang ayaw niya. Tsaka yung okra kasi, di ba, malaway feels. Sticky. Oo. Mm-hmm. Yun lang. Pero mga talong kumakain siya. Oh. Pero paunti-unti, hindi yung asin papak. Isa pa, alam mo, nakakatuwa niyan. Yung naliligo sa ulan. Ayun. Kaso ngayon, mahirap ipa-experience sa bata yun kasi mas sakitin yung mga bata ngayon. For some reason. No? Oo. Pero tayo hindi. May lagnat ka, ganun. Kaya mo yan. Tapos dati, hindi ko alam kung bakit pinapaano ako ni nanay ng ano, o ano yun? Royal? May pinapa... Royal shite dog. Oo! Kakain ka lang at kakain ng pag may sakit nung kabataan. Lagi namin sinasabi sana, lagnatin kami kasi masarap, may royal. Nakakain kayo ng, nakakainom ng royal. Royal sa itlog. Tapos may mga biscuit pa.
Pero pag walang lagnat, walang ganun eh. Meron pa nga dati yung Maggi. May Maggi noodles pa ba? Wala na, no? Meron, meron dati, ma'am. May noodles. Tapos dinaramihan ng sabaw. Oo. Ang sarap na sarap yung ganun dati. Ano pa ba yung mga pagkain na wala na ngayon? Yung ano, alam mo yung safari? Tsaka ano? Safari? Na chocolate. Natikman ko pa safari lang. Safari na yung corn. Tapos ngayon, ang ang ano, corn beets. Tofilak! Tofilak! Tofiluk! Tofilak! Ito oh! Ayan, favorite ko yan. Ah, hindi ko pa na-try yan. Wala na nito. Wala na nito. Tapos dati, ang cellphone pa nun, Sony Ericsson. Meron pa Sony Ericsson eh. Ay, oo. Sikat ka rin nun pag naka-to. Sony lalo Ericsson. Yung Sony Ericsson na kulay violet. Yung... Ay, nako, sobrang... Yung hindi kasi ako tumagal sa Sony Ericsson eh. Hindi ko rin... Yun ang una kong phone eh, Sony Ericsson. Nag-Blackberry ako agad. Parang grade 6 ako. Binigyan ako ng super liit na Sony Ericsson. Mm. Binigyan ako. Kasi para pang tawag. Asa na yan? Masyado kasing mat... Ano? Ma... Mapindot yung Sony Ericsson. Ito! Ito yun o! Gustong-gusto ko yan! Ah, hindi. Di yan yung Sony saka Ericsson flip. Ko nun. Yung flip. Ay, hindi. Motorola yung Motorola hindi, yan. Hindi. May flip din si Sony Ericsson. Ito, ito, ito. Pero yung Motorola, classic yun. Oo. Na flip. Pag may ganun ka. Pag pink at black ata, o silver. No? Oo. Ah, pink. Pink. Pink yung madalas. Pag pang girl. Oo. Pink talaga Sony. Motorola. Tapos, ang phone ko nun, ano eh, nung high school ako, Nokia N70. True. Yun yung unang, yun yung phone ko nun eh, yung natututo na ako makipaglandian. True. Meron pa isa Nokia bago ako mag-switch sa Nokia N70. Tapos pagdating ng college. Saka grabe labas ng phone Sony, dati, no? Sunod-sunod. Kunyari, Nokia, maglalabas 10 klase. May sobrang mahal, may sakto meron lang. Meron din ano yung play, yung pang ano, music lover. Madaming ganun na nilalabas ang ano eh, ang Nokia. Actually, yung N70 pang music lover din eh. Ang ganda ng N70 ko dati. Ang dami ko moments dun, dami ko kasing landian dun eh. Ito yung naging phone ko eh. Wait lang. O nga, no, asa na yan? Madam. Ito. Ah, oh. Yan yung naging phone ko noon. Tapos natatanggal-tanggal pa yung likod. Oh. Di pa kasi uso power bank na. Wala pa uso. Ka nga nga. Meron pa yung universal charger. Alam mo yun? Yung kailangan mong tanggalin yung battery mo kasi i-charge mo. Pero wala akong ganun. Hassle eh. Oo. Tapos dati uso pa yung mga ano, pag sa phone, yung pen pal. Makikipag... Hindi ko alam yung system sa pen... Alam yung system, ma'am, sa pen pal? Opo, yung... Hindi ang pa. Sa amin yan, notebook yung ginagawa namin. Tapos pinapapill up namin yung mga... Nga yung nagustuhan namin yung crush namin. Pinapapill up namin doon. Tapos yun yung mga crush, anong favorite niya. Ganon, notebook sa amin yun, ma'am. Slumbo. Yung ginagamit namin. Pangalan mo, anong favorite food mo. Ah, slumbo. Tapos note mo doon sa may-ari. Ganon. Doon nabubukin yung sino yung crush mo. Ako yung hinabang ko lang doon, who is your crush? Eh? Pag nasagot na yun, ah, hindi ako. Oy. Meron. Yung sa amin, hanggang high school yun. Ano pangalan mo sa GC? Akong pangalan group, ko? Group chat. Tama ba? Group chat. Hindi eh. Nuso na ba group hindi, chat dati? Hindi, ano yung sa phone? Anong tawag doon, Ranet? Hindi group chat tawag doon eh. Group. Hindi group chat basta, eh. Basta ngayon, group. Ngayon lang nauso yung group chat na term eh. Hindi clan eh. After clan. Diba? Hindi clan eh. Hindi clan. Group something. Yung pangalan mo dun, kasi yung pangalan ko dun is Shy Lalalalalabins. Noon kasi kailangan tapos, may hint ng joke tapos, talaga. Pork and beans. Yun. Kailangan talaga dati may hint ng joke kung may joke ka. Tapos underscore 24.
yung mga email. Oo. Sa Yahoo Messenger, may tawag dun eh, pag nakagroup kayo. Hindi, sa ano lang. Kunyari, may itetext mo. Di ba itetext mo, tas send to many? Iba pa yun, iba pa sa clan. Hindi clan tawag doon. GM. GM yun. GM, lady, maldita, boss maldita. Ah, hindi naman. Wala akong nickname dun. Oo. Pero nag-GM ka? Hindi. Ay, hindi. Nakaka-receive ako. Oo. Pero hindi ako yung nagsasend. Tapos issue pa dati nun, ba't di ako kasama sa GM? Oh, yun lang. Oo. Yun, hindi yun pa eh. Naman, never pa naman ako nag-send. Oo. Pag, tas alam mo yung mga chain messages? Ah, oo. Talaga issue. Nakakapikon yun. Hindi ko kasi, hindi ko alam yung clan eh. Pag di nakapag- GM lang ang alam ko. Alam ko yung clan, Clash of Clans ba yun? Oo. GM, tapos ano, good morning! Ay, mag-GGM. Ay, yung ime-mention, good morning. Ime-mention ka, Maricel, good morning sa'yo, ingat ka sa pagpasok. Ganon. Hindi pa naman nila ako minin. To everyone. Tapos may mga parinig ka pa doon. Oo, yun nga yun. May mga, baby girl. O-9. Sa Yahoo Messenger, yun ang username. Ano ang pinakauna mong email address? Yung my birthday ko. Oh, ano? Tapos nag-stick na lang ako na... In, Maricel talaga? Hindi. Ano? Video po! Name ko naman, tapos marami lang numbers. Kasi pag may numbers before, parang ang cool tignan. Tapos, na-realize ko, syempre na medyo tumanda. Parang medyo jeje na siya, ganyan. So, nag-stick na lang ako. At up until now, yung parin ginagamit ko, yung mar_tulfo at yahoo.com. Sobrang simple. Mm-mm. Oo. Ate Karen! Sorry. Ano yung unang email na ginamit mo? Or may email ka ba na ginamit dati? Hindi ako makaka-relate na ganyan kasi wala akong mobile since kabataan. Nagkaka-mobile lang ako, ano na ako, 18 na. Ah, 18 na. So, sige, Ate Karen. Maraming salamat, Ate Karen. Ingat ka dyan sa Kuwait. Thank salamat. You po. Thank you po. Kayo din po, ingat. Thank you, madam. Meron pang isa. shy_purple 028 at yahoo.com. 028. Yes, cool. Yung mga date ng Manseri kasi yun. Feeling 28 for, birthday. Feeling forever. Kayo nga. Eh, hindi. Shy sad, and ganto no. Forever. True. Woo! Tapos paparinig mo dun sa mga nagkakakrusha kanya. Tapos yung mag-aantayan kayo ng recess sa kabilang section. True. Tapos iispatan mo yung crush mo sa kabilang section. May isang crush ako eh. Varsity player siya. Angel ang pangalan. I think it's Angel Ronquillo. Crush na crush ko siya nun. Sobrang gustong-gusto ko sa lalaki kasi yung manly tignan. Yung maugat yung kamay, ganun. Tsaka? Very sporty. Tsaka? Mm, ayun. Ano pang maugat? Ano pa? Sa amin kasi ha, pero kasi feeling ko yung mga iba nating kabarda, more on ano sila yung, yan, like Kuya Ron, Nina, nagpipiknik. El Tigre. Oo. Tsaka alam mo, maganda maglaro-laro sa ano, sa, ang tawag dun? Yung open, sa probinsya, di ba? Mm-hmm. Takbo-takbuhan lang kayo doon. Bukid. Tama ba? Hindi ko pa kasi nasubukan na ano eh, na, nakasakay ka na ba ng Kalabaw? Hindi pa. Naawa kasi ako sa Kalabaw. Eh. Oo din eh. Feeling ko lulumpo. Oo, kaya hindi na. Pero animal magaspang cruelty. Pero feeling ko magaspang yata, di ba kuya? Yung Kalabaw. Di ba kuya? Magaspang daw. Parang Makate. Tama ba kuya Ronnie? Makate? Sa balat? Eh, syempre nakasakay ka na doon. Oh. Sure yan eh. Sure talaga pag kuya Ronnie. Tsaka dati wala pang ano yan eh. Wala pang mga expressway. True. Wala pang expressway. Tapos dati gumagal. Pag nanonood nga ako ng mga movie, dati nanonood, nagbabase lang sila sa mapa. Mm-mm. Wala pang Waze. Oo, oh, hindi usong Waze dati. Recently lang naman ng Waze eh. Pre-pandemic. Oo.
yung talagang ginagamit siya. Kasi dati may Google Maps naman, pero hindi kasi siya user-friendly. Mm-hmm. Sino yung may pasok pa siya? Yun ko lang nabasa, sorry. O, tas yung dati ginagamit lang mapa. Paano, Kuya Ronnie, paano nyo natatansya yon? May compass nga sila ni Enrile. Tsaka tansya-tansya lang dati. Hindi, si Kuya Ronnie, kahit ano, hindi naliligaw yan eh. Eh, kasi nga. Oo. Mag-training silang dalawa ni Enrile. Pero before, ngayon kasi, ayoko yung mga driver na hindi gamayang daan eh. Gusto ko yung ani madiskarte sa daan. Ako din. Hindi siya dumidepende, hindi nagre-rely sa Waze. Ako din. Kasi yung Waze actually ano longkat eh. Mm-hmm. Pero pag syempre pag one time mo lang pupuntahan yung place, hindi naman lagi. Okay lang. Pero dito Manila. Pag oo, tsaka pag lagi mong pupuntahan or around the vicinity, mas gusto ko yung sa loob dumadaan. Mm-hmm. Ayoko dun sa main road kasi nga traffic. Mm-mm. Kaya ayoko yung ano eh, ayoko yung nagre-rely masyado sa ano, sa Waze or sa Google Map. Amy Cruz ng Valenzuela. Hi, Ma'am Amy. Hi, good afternoon, Ma'am. Good afternoon. Hello. Welcome po sa Bardagulan Serye. So, wakas, Ma'am, nakausap ko na kayo. Yes, after so many ano attempts ng pag-guest mo dito, madan, natuloy na tayo. So, Ma'am Ami, kayo naman po, ano po ang hindi nyo makakalimutang moments nung kayo po ay bata-bata pa? Yung mga panahon na yun, Ma'am Isma, mahirap lang kami. So, after school, kailangan mong maghanap ng extra, ganun. Punta ka sa bukid, namumulot ng mga palay para maibenta, may pangbaon, mga ganun. Mm-hmm. So, kasama ko yung kaibigan ko. Ngayon, pag nakikita ko yung mga post sa Facebook, parang ang sarap balikan. Mga ganon. Tapos punta kayo sa bukid. Sama kayo sa mga nagte-tracer ng palay. Oh. Saan po ba ang probinsya niyo po, Ma'am Ami? Sa Pangasinan po. Naalala mo ba yung Magnolia sa may New Manila? Tama, di ba? New Manila? Ah, oo, yung malaki. Yung may ice cream. Sarap. Banana split. Ayun na si Madam. Ma'am Ami. Po. Saan po kayo sa Pangasinan? Sa Bayambang, Ma'am. Ah, Bayambang. Ma'am Ami, ano yung hindi nyo makakalimutang pagkain? Na, kumbaga, kahit tumanda na tayo lahat-lahat, kumbaga nanunumbalik sa memories natin 'yun kapag yung pagkabata natin kapag natitikman natin 'yun. Yung palaka, Ma'am, tsaka yung kamatsili. Ha, palaka. Okay. Yung palakang bukid mo, Ma'am, hindi yung ngayon kasi yung ngayon, Ma'am, is parang ang lalaki na. Madam, parang makakatakot na siyang kainin. Feeling ko kahit makakita ako ng ahas, okay lang. Or ipis, daga. Wag lang talaga palaka. Hindi ko kaya ahas. Ma'am, masarap yung palaka. Nanghuhuli pa nga kami, Ma'am. Eh. Oh, hindi ko kaya. Kasi ayoko ng slimy na animal. Oh, weird. Ayoko ng palaka, ayoko ng turtle, ayoko ng maraming paa. Ah, talaga? Ayoko ng maraming. Pati ko nagiging ano ka, spider ka pagabi. Oh, syempre! Kailangan yun ah. Pero ayoko ng maraming paa, yung mga alupihan, caterpillar. Ayoko talaga. Lalo na yung palaka talaga. Bakit? Hindi ko alam, may something talaga sa palaka na ayokong ayoko talaga. Inano ka ba niya? Masarap yung pag-fried. Hindi ko kaya kumain pag alam ko ha. Pero pag hindi ko alam siguro, pero kasi yung shape niya, alam mong palaka yun. Oo. Lasa siyang manok. Oo nga. Yun nga. Sinasabi nga daw nila, lasang manok nga daw. Si Kuya Ronnie, natikman na yun. Ahas. Ahas, hindi ko pa. Hindi ko kaya. Kahit yung buhay, hindi ko kaya. Eh, di ba hinawakan mo yung ahas? Hindi ako. Yung anak ko yun. Mas di bale ng kasama ko na lang tigre o ano. So, Ma'am Ami, ano pa yung mga unforgettable moments mo ninyo, po ninyo? Yung mga kalaro nyo, ano yung mga inilalaro nyo, Ma'am? Ano, yung mga shato, mga ganon, tapos yung bahay-bahayan. Sa ngayon, Ma'am, kasi parang wala nang naglalaro ng ganon sa probinsya, puro cellphone na. Ay, hindi, meron po bahay-bahayan.
Bahay-bahayan. Yung mga ano ma'am, mga bahay-bahayan gawa sa mga tao ng saging, tapos ay, mga kahoy-kahoy. Tapos mag-ano kayo ng bubong, yung ano yung kumot. Oo ma'am, tapos nagluluto-lutoan kayo sa lata, ganun. Ay, sarap. Kamis. Naabutan ko yun. Naabutan mo yun ma'am? Oo, ito din, yung katabi ko naabutan din yun. Naabutan ko. Kahit ngayon, pinapractice ko ba yung bahay-bahayan? May tatay na eh. Sa lahat na naging jowa ko, pre-practice ko po yung bahay-bahayan. Ma'am, nasa Valenzuela po kayo ngayon. Yes, ma'am. Mamayang gabi ba, manunood na naman ako sa YouTube ng Barda. Ayan. Yan na sila. Maganda yun. Lagi ko kayong pinapanood, ma'am. Sabi ko, sana ako din one time. Ayan. Ma'am Ami, meron mga nasabi si Ma'am Karen dito kanina. Na-try nyo ba yung ano? Yung letter, sumusulat kayo? Hindi pa, ma'am. Before? Hindi pa po. Dati kasi, ano yun, required dati sa school namin, assignment namin yun. Padala namin ng letter yung kaibigan namin. Tapos isesend namin sa estranghero ba tawag doon? At ano ba? Anong tawag doon, kuya? Kartero, ma'am, kartero. Kartero, estranghero. Kartero. Tapos ipapadala namin doon. Iaano namin sa mailbox. Tapos ipapadala namin sa best friend namin or kung sino yung gusto namin pagbigyan ng letter. Na-try din namin yun. Hindi ko makalimutan, ma'am, yung isang beses sa kalaro ko. Hinulog po siya sa ano, sa ilog. Ha? Lalaki. Bakit niya hinulog sa ilog, ma'am? Kasi ma'am, ano siya, parang bully siya. Eh, nainis ako. Tinula ko siya sa ilog. Mababaw lang naman. Oo naman, ma'am. Kaya naman lang ngayon. Marami na rin ilog na hindi na po pwedeng ano ngayon, no? Unlike before. Oo, ma'am. Wala na ngayon sa mga probinsya. Natabunan na ng lupa. Oo. Napakadala. Tapos mahuhuli kayo ng ano. Yung huhuli kayo ng isda sa mga palaisdaan. Mga ganon. Sasaba ka sa putik. Tapos maliligo sa ulan. Ma'am, ay yun ang pinaka-the best. Oo. Tapos yung tatawagin mo yung mga kalaro mo sa mga bahay nila. O, Aling ano, Aling Lusing, nandyan po ba si Ganto? Maglalaro po kami, ganon, di ba? Pag may buwan, maglalaro kayo sa gabi yung mga patintero. Ganon. Sa ngayon, ma'am, ginagawa pa namin yun sa probinsya. Alam mo kung may anak ako, ipapalaro ko talaga ng ganon. Yung mga patintero, ang hirap kasi, bangsak, tagu-taguan. Kasi yung mga kalaro niya, hindi naman alam. Ayun nga eh. Tagu-taguan. Ngayon kasi tapos yung telepono, ano ma'am, yung telepono gawa sa lata. Ay, hindi ko na alam yun. Dati kasi, tapos lalagyan ng string. Ngayon kasi, tagu-taguan ng feelings. Tagu-taguan ng feelings. Tignan mo, nanalo yung ano, nanalo ako. Ay, hindi ko pala nanalo. Hindi ka nanalo? Hindi ka naman mananalo sa ganun. Kita pala yung feelings ko. Oo naman. Express sa CCTV na pa lang, kitang-kita na eh. Mag-send nga ang copy. Huwag naman ganun, ah. Para naman di mo naman ako mahal. Mahal kita, kaya kasi grabe name ko yun. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Eh, kung iba makakuha nun, naisip mo ba yun? Huwag na nga. Oo. Meron pa nga. Pag-upaguan kayo ni Grayson, Ma'am Sel. Oo. Minsan yung tatay. Minsan yung tatay. Nagtatago, hanapin mo ako. Nagtataguan kami. Pero may suot siyang glow in the dark. Yan ba yan? Oo, yan yun. Meron pa. Yung lap dance. Dirty yarn? Ngayon ko na lang ulit na panoon. Dirty yarn. Reminiscing. Medyo haggard pa ako, ma'am. Galing kaming LU kahapon. Ay? Shala, madam. Anong ginawa niyo sa LU? Ba't ka lumulukot? Medyo nag-unwind ng kaunti, ma'am. Ang tagal kaya namin magkayak. Kumain Thunderbird. Ah! Ayan, sarap. Sarap. Opo, sarap po, ma'am. Parang si Attorney G. Sarap. Bakit? Hala. Yung katabi, once a year. Yung katabi ko kasi, madam, kinakabahan. Bakit? Ngayon ko na lang ulit nakita yung video. Masaya, nag-bake ka doon dapat. Saan po? Sa May La Union. Wala na si Attorney Gab. Ano, feeling nostalgic kasi. Ano? Kaya today?
Sagutin mo si Madam na. Ay, wala tayong moment sa La Union. Wala, wala tayong moment sa La Union. Hindi, yung pangalawang tanong niya. Alin? Sa Tony Gap, kumusta na po? Ay, okay naman po, Madam. Lalaki pa din po. Lalaki pa din po siya. Oo, masaya Mom, naman siya. Kayo. Po? Bagay kayo. Opo, bagay po na maging kaibigan. Hindi magkaibigan. Huy! Anong pangalan nun? Kasi ma'am, magdereminis ako kasi may isang lalaki kasi na nakaakap kasi sa akin yung lasing siya. Siya ang nakaakap! Siya ang nakaakap! Sabi? Sabi. Tapos, inalagaan pa nung lasing. Parang di okay. Talaga okay. Ma'am! Ma'am Ami! Anong ulam nyo ngayon tanghalian? Patatas ko lang magluto, ma'am, ng pork steak. Uy! Wow! Ang sarap! Kain tayo, ma'am. Kayo nga, parang sarap nga. Tapos bumili ako kahapon ng tupig. Tupig? Ah, oo. Sa La Union. Ah, oo. Diyan yun. Sarap, ma'am. Pangasinan, La Union, tupig talaga. Ilocos. Yes, diba? Sarap. So, Ma'am Ami, greet mo naman yung mga kabarda natin dyan sa Valenzuela at sa mga taga-Pangasinan. Binabati ko, sinashoutout ko yung mga kay, yung mga kapatid ko sa Bayambang, yung nanay ko. Yung kapatid ko nandito ngayon sa Maynila, nag-a-apply. Tsaka yung mga kapatid ko sa Japan, shoutout sa kanila, sa mga taga-Valenzuela. Dito man sa gawaan ng fishball, yung mga nakikinig dito, tsaka nanonood. Ayan, perfect. Nagre-reminis kasi itong isa eh. Uy! Ang dami ang gulo! Ang daming video! Eh. Ang daming video. Ikaw yun eh. Hindi mo madedenay yun pag kumalat yun eh. Huwag talaga. Huwag talaga. Huwag talaga. Tapos makita mo ako yung source. Ang dami palang video o meron pang ganito. Ayan. Ay, Diyos Madam, pag napabisita ka ng Manila, bisitahin mo kami ha. Gustong-gusto, ma'am. Gusto ko yung nanay ko isama dyan, kaso ma'am, hindi siya nakakabiyahi. Nasa Pangasinan. Eh, pag napunta kami yung Pangasinan. Ay, dabing mo si Sir Rafi. Ay, salamat, madam, ha? Yay! Thank you very much, Ate Ami. Thank magandang you, madam. Hapon. Thank you din. Ito yung mga God bless po. Salamat, ma'am. God bless. Ito yung mga nostalgic na sakit-sakit-sakit yes. Sa ulo. Ay, Diyos ko. Pero buti na lang. My twins! Lampin baby diaper ang lampin ng bayad for Megas of Hygienic Products. Available rin open tip and baby pants. Ayan. So sa mga alam ko, iba yung brands ng diaper natin dati. Pero... Ano brand sa'yo? Hindi ko na maalala. Iba-iba eh. Kasi maarating nga yung balat ko. Pero sa twins baby lampin, lahat ay pasok. Ayan. So may triple XL po. Tapos may... Yung normal size, yung normal pack, ito yung feeling ko pang matagalan na pack. At kung gusto mo makasave talaga, kasi yung hawak ni Shari ay newborn to small. Meron na din siyang libreng. 66 pads plus 6 ba? Plus 6 pads. So, lahat ng ano, different sizes comes with different ano bilang and freebies. Pero parang ano na to, no? Ang pack. Eh, maliit kasi yan kasi for newborn. Pero, 66. Ilang beses ba na nagamit ang newborn sa isang lima araw? 5 to 6. Ha? Ba't ang dami? Eh kasi hindi sila pwedeng babad sa ihi. Tapos pag nag-poop sila, syempre wala. So ito babad. Parang ilagano lang to katagal? Depende sa baby. Siguro mga 4-5 days? Hindi naman. Mga 1 week. Lalo pag newborn. Medyo mas maano kasi pag newborn eh. Ay! So, ang gastos. Oh my God! Ang gastos talaga. Kaya maganda yung ganyang packs. Kasi, yung ganito, pag ganitong bibilin mo, tas ganyan din kadami, mapapamahal ka talaga. Wait lang. Nung sa newborn ba, may oras lang kung pwede padedehan ng baby? Or... Hindi mo siya pwedeng pakainin pag everyone's umiyak. Kasi magsusuka naman siya, which is bad. So, may time lang talaga. Kailangan mo siyang i-entertain. Kunyari, kakakain niya lang ngayon.
Tapos umiyak siya after 1 hour. Hindi mo siya pwedeng painumin ng gatas after 1 hour. Dapat i-entertain mo siya hanggang at least umabot ng 3 hours yung gap nung pagkain niya. Tsaka may certain sukat. Kasi hindi din siya pwede ma-overfeed, hindi siya pwede ma-underfeed. So medyo matrabaho talaga. Anyway, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng nakasama namin ngayong hapon. Yung mga nanood pa po ng Wanted sa radyo hanggang Bardagulan serye, thank you very much. And bukas po ulit, makipagkulitan po kayo sa amin. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marisol Tufo Tungol. At syempre, huwag niyong kalimutan ang Robust at Robust Extreme Boy, available sa all leading drugstores nationwide. At huwag kalimutan i-download ang Fortune Pay kung saan hassle-free ang lahat ng transactions. Bukas mo muli 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serye.